Manamin Diyos na nasa langit, salamat o Diyos sa inyo pong kabutihan, Panginoon, Lord, biyaya at habag nyo lamang, Panginoon, na kami narito. And this is a great privilege, Lord God, na kami makapagpuri, makasamba, o Diyos. At higit sa lahat, o Diyos, makinig ng inyong mga salita. Dalangin ko lang po, Ama, na kayo pong patuloy na magbigay, Lord God, ng isang puso na marunong magpakumbaba, Panginoon. O Lord, na handa na pwedeng paglagakan ng inyong mga salita. Tulungan niyo lang po kami, Ama, ano man ang kahinaan ng inyong mga anak, pagkukulang, pagkakamali. Tabunan niyo po ito, ilagay niyo po ito sa ilalim ng inyong dugo, Panginoon, na kami maging karapat dapat sa inyong presensya sa mga oras na ito. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang inyong salita, ganito po ang inyong mga anak. Yan po aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Manatili tayo nakatayo. At magbabasa lang tayo ng anim na talata. Praise God. So tatalakayin po natin itong 70 weeks of Daniel. Natapos tayo dun po sa rapture, dun sa seven religious feasts. So ito'y nakasequence ito para makita natin kung ano ba ito, no? Praise God. Hallelujah. Daniel 9, verse 1 to 6. In the first year of Darius, the son of Ahasuerus, of the seed of Medes, which was made king over the realm of Chaldeans, in the first year of his reign, I, Daniel, understood by books the number of the years whereof the word of the Lord came to Jeremiah the prophet, that he would accomplish 70 years in the desolations of Jerusalem. And I set my face unto the Lord God to seek by prayer and supplication with fasting and sackcloth and ashes. And I prayed unto the Lord my God and made my confession and said, O Lord, the great and dreadful God, keeping the covenant and mercy to them that love him, and to them that keep his commandments. We have sinned and have committed iniquity and have done wickedly and have rebelled, even by departing from thy precepts and from thy judgment. Neither have we hearkened unto thy servants the prophets which spake in thy name to our kings, our princes, and our fathers, and to all the people of the land. Ang Diyos ang patuloy na magpala sa pagbasa ng kanyang mga salita. Makakaupo na po tayo. Praise God. Hallelujah. Nakaranatalakay natin itong nag-umpisa tayo. No? Praise God. See, what is sin? Original sin. Praise God. Pagkatapos pumasok tayo doon nga sa Seven Church Ages, Mark of the Beast, hindi po tayo makatuloy doon sa 70 weeks hanggat hindi natin matapos yung mga subject na yon, dahil lahat po magdidikit-dikit lang yan, no? Praise God. See, at sa ngayon nga, last week natapos natin yung seven religious feasts. Sabi ko nga sa inyo eh, mahalaga malaman natin kung nasa ang bahagi na tayo, no? Praise God. Nasaan tayong religious feast na tayo ngayon. Praise God. Kasi kailangan maintindihan natin kung ano yung mensahe na dapat natin na pagtuunan sa panahon natin. Praise God. Dahil pag hindi natin makita anong mensahe, anong klaseng mensahe yung ating pong dapat na pinakikinggan o dapat na tinatanggap, praise God, babalik lang tayo doon sa Passover. Praise God, namahalin mo si Kristo, tanggapin mo si Jesus, yung korderong pinaslang, Passover yun eh, di ba? Praise God, so lagpas na tayo doon. Praise God, hindi ito yung kailangan na magbasa ka ng Biblia, tanggapin mo yung Biblia, lagpas ka na rin doon, no? We are doing it, okay? Praise God. Nagawa na natin yan eh. Di ba? Nagawa nyo ng tanggapin ng Panginoong Jesus.
nagawa na ninyong magbasa ng Biblia, no? Praise God. See? At kaya nga, maski yung mga ngaral ni Paul, makita nga natin nung nakaraan, tinalakay natin sa pangangaral nga ni Paul, no? Hallelujah. See? Makita natin na pag pumupunta, mag-evangelize si Paul sa isang lugar, alam ni Paul yung dapat niyang gawin, di ba? Praise God. Tinitignan niya roon, sabi niya, nakakita sila na sumasamba sila sa isang Diyos na hindi nakikilala. Oh, kaya sabi ni Paul, nag-umpisya siya roon, oh, ipakikilala ko sa inyo oh, yung isang Diyos oh, na hindi nyo kilala. Oh, praise God, ipinakita niya yung resurrected power, di ba? Kaya sabi niya, hindi ko ikinahihiya na ipangaral sa inyong ebanghelyo dahil ito ang ito ang kapangyarihan ng Diyos, no? Praise God. Hindi niya ito ipinangaral lang ng ganun-ganun, but with the power and the demonstration of the power of the Holy Ghost, no? Praise God. Kaya sabi yan yung gospel, no? At from there, tumakbo nang tumakbo yung panahon, pumasok nga itong seven church ages, di ba? Praise God, yung seven na Sabbath, no? Then sa ikalimampu, sabi nga, but in the 50th day, yun yung Pentecostal feast, no? Inabot natin yan, 1906, di ba? Nagkaroon ng Pentecostal movement. No? Praise God. See, kung maintindihan, kung makikita natin, nakita natin sa religious feast, no, nire-review ko lang sa inyo, oh, praise God, para maintindihan ninyo, no? Tandaan nyo, iba kasi itong panahong ito. This is the age where knowledge increases, no? Napakataas ng kaalaman na, no? Mga bata ngayon, bata pa lang, di ba? Praise God. Ang gagaling na sa computer, oh, praise God. See, marami na silang alam. Kaya nga, iba ang ginagawa naman ng Panginoon sa panahong ito, no? Nagbubukas naman siya ng mga hiwaga. Hiwaga ng kapanahunan. Praise God. See, kaya nga kung tawagin natin ito, prophetic revelation o prophetic message. No? Praise God. Pag sinabi niyong prophecy, it has something to do with past, present, and future happenings or events. No? Praise God. Mga pangyayari na, praise God, mukhang kakatwa, hindi maintindihan ng tao. Oh, bakit umabot na, praise God, umabot tayo sa ganitong kasama, no? Mga namumuno ng mga bansa, oh, na wala ng moral, walang modo. Praise God, bakit umabot sa ganon? Di ba? Praise God, hindi, oh, alam nyo, kung matinong tao kayo, hindi nyo maintindihan yun. Praise God. See, hindi nyo maintindihan, bakit nagkaganon? Di ba? See, yung mga kung sino pang mga, oh, praise God. Mayroon magsalita, naka-YouTube tayo. Pati yung freedom of speech nawawala kasi, di ba? Freedom of religion, no? Praise God. See, ang gusto ko lang ipakita sa inyo, it become a mystery. Oh, ayun ang mga kabataan, di ba? Makita nyo kung paano naging liberal, di ba? Masyado na silang naghahanap sila ng sobrang kalayaan na praise God. Hindi na nila alam kung paano sila mamuhay bilang kabataan. Oh, praise God. Kasi lahat na umaabot sa ganyan. No? Dahil hindi nga nila maintindihan. Kaya nga, sabi ko minsan sa mga magulang, this is the age. Oh, ito yung kapanahunan na yan. Oh, parang sabi ko nga sa inyo, pag lumitaw na yung bunga ng mangga, hindi nyo pwedeng sisihin ang mangga. Di ba? Sabihin sa mangga, bakit ka namumunga? Di ba? Praise God. Eh, panahon ng mangga eh. Sa kahit sa gusto mo, mamumunga yun. Praise God. At maihinog lang yan ng maihinog. Oh? Praise God. Eh, kung hindi mo alam, di ba? Kaya nga, pag pumupunta ka sa isang lugar eh, oh, pag nangingibang pumunta ka sa ibang bansa, oh, tatanungin mo, anong prutas merong kayo, di ba? Anong fruit trees nyo, di ba? Praise God. Sabi sa'yo, ganyan, oh, ganito, ganon, ganyan. Tapos ang susunod na tatanong mo,
May bunga ba sa panahon ngayon yan? Sasabihin, wala. Sa susunod sa ilang buwan pa. Praise God. See? Hallelujah. Sa'yo hiwaga yun, di ba? Kasi hindi mo alam eh. Pero sa kanila, hayag yun, di ba? Kaya dito, hindi naman natin alam kung kailan namumunga yung mansanas eh. Wala naman tayong, wala tayong puno ng mansanas dito. Di ba? Kung meron man tayo, hybrid o kung ano man ito, hindi natin maintindihan talaga. It's a mystery to us, no? Pero dun sa mga lugar na yon, lantad yon. So same thing. Praise God. Kaya itong mensahe, iba ito, no? Praise God. Kasi nangungusap tayo, pag nangusap tayo sa rapture, di ba, akala ng iba, akala ko nga rin nun eh, pag sinabing rapture eh, sa isang kisap mata, no, magbabago ka ng anyo. No? Pero hindi pala ganun, no, may mga pangyayari. Di ba, meron shout, my voice, my trumps, praise God. Kasi nung una, akala natin, di ba, hallelujah, narap siya sa alapaap, bababa siya sa mga alapaap, pagkatapos may makakarinig ka ng malakas na sigaw. Hallelujah. See? O kaya sabi nga na, mayroong pagkahaba-habang trompeta, sa apat na sulok ng mundo. O kaya, praise God, pag pinicture nga nila yan, mayroong mga apat na anghel, di ba? May hawak na trompeta. Hallelujah. Ganon yung mga drawing nila eh. Ganon din ang iniisip ko dati eh. Oh? Kaya pag narinig mo na yan, hallelujah, yung Trump na yan, sabi nga yung mga piloto, pag born again yan, biglang mararapture, mawawala, mahuhulog yung aeroplano, oh, yung mga bus na may driver na born again, babangga, mamatay yung mga pasahero, at sa ospital magkakagulo kasi maraming mga batang mararapture. Ayun pala, hindi ganun. Di ba? Praise God. See, may mga pangyayari, di ba? May mga magaganap na events. Huh? Praise God. See, kaya inisa-isa sa atin yan, anong events yan, yung shout, sabi nga ganun, it is a message to gather the people, voice, that is the resurrected life of Christ, and the trumps, to gather that the people that follow the message and produce that resurrected life of Jesus to a Feast of Tabernacle. Praise God. So, eksena pala yun. It's an event. Diba? Praise God. Yung iba naganap na, yung iba nagaganap, at yung iba magaganap. Praise God. See? Kaya nga ngayon naintindihan na natin bakit ganito ugali natin. Bakit ganun tayo mag-isip? Bakit ganito tayo mangarap? Hallelujah! See? Pag hindi na-influensyahan ng message ang pangarap ninyo, mga kapatid, umupo uli kayo. Tandaan niyo yung sinasabi ko sa inyo. Lalo na kayong mga young people. Praise God! Hallelujah! Sabi ko nga, hindi naman masamang mangarap at libre naman yan. Pero huwag kayong mag-ilusyon sa pangarap. Mamuhay kayo sa katotohanan. Pag may trabaho kayo, magpasalamat kayo. Praise God. See? Hallelujah. Ganun lang kasimple ang buhay. Enjoy life, for life is short. Huwag kayong masyadong mag-isip. Huwag kayong masyadong mangarap. Kung kumakaya nga sabi ng Biblia, kung kumakain kayo tatlong beses isang araw, masiyahan na kayo. Diba? Praise God. See? Kung nakakatulog kayo ng mahimbing, praise the Lord. Hallelujah. Kasi mahirap pag hindi kayo makatulog, ma-high blood kayo. Naalala kasi sumakit yung dito ko, hindi talaga ako makatulog eh. Salamat sa prayer ninyo. At medyo sumosobra na yung tulog ko. praise God. Ginagawa nga ni Mrs. nilalagyan ng hot compress dito. Praise God. See, little by little. Nakakaikot-ikot na rin ako. Hindi katulad ng mga nakaraang few weeks ago. Praise God. See,
Hallelujah. Kaya nga sabi ko, napakainam ang mensahe, di ba? Pag walang mensahe, mga kapatid, oh, kaya nga sabi nga ng prophet, this is the most uncertain time. Oh, lahat ng tao rito parang mga dagang nagkakarerahan. Oh, sa English kasi, sabi niya rat race, di ba? Pag tinagalog mo, mga dagang nagkakarerahan. Oh, hallelujah. See? Wala. Anong mangyayari sa mga dagang nagkakarera? Yeah? Wala naman pupuntahan yan. Hallelujah. Kaya ganyan din yan, no? Relax. Kaya sasabi ko lang sa inyo, just relax. Di ba? Be still and know that I am God. Ganun lang kasimple yung scripture eh. No? Huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano. No? Praise God. See? Dahil nalalapit na. Kaya nga sabi ng message, di ba? Mamuhay kayo na para ngayon na siyang babalik. At magplano kayo na para baga 100 taon pa siya. Di ba? Na babalik. Praise God. So, balansyado yan. Di ba? Hallelujah. No? Hindi katulad nga na kapag wala ka sa Panginoon, talagang punong-puno ka ng pangarap. No? Hindi mo alam kung ano gagawin mo. No? Mag-aaral ka. Pagkatapos mo mag-aaral, magsusumikap ka, magtatrabaho ka. Oh, habang nagtatrabaho ka, napakasipag mo pero hindi ka ma-promote. Yeah? Kamuti na. Di ba? Praise God. Sabi mo, ano mo yung promotion? See? Eh, sabi ko nga eh, makabili ka lang ng patis. Okay na yan. Kaya kami ng misis ko nun eh. Yeah? Kinaikwento ko naman sa inyo eh. Praise God. See? Marami akong pangarap sa buhay. Yan, kasama ko yan si Junior eh. Junior, praise God. Dating pangalan niya, Kong Chiu. Pinalitan niya ng Tony. Tony ba? Amen. Pero nung makakilala na ako sa Panginoon, wala na yun. Sabi ko nga eh, ang hirap. Sipin mo, talagang pag magtrabaho ako noon, pag talagang nagsusumikap ako. Pag nakakilala na tayo sa Panginoon, wala na lahat yan. No? Lalo nga, nakikita natin yung mga kaganapan. No? Kaya nga, nung nababasa ko nga itong message, sabi, ganito pala ito. Lahat ng nagaganap sa paligid natin, pinakikita ng mensahe. No? Then lahat, praise God, kung anong klaseng pananampalataya, ano ang pananampalatayaan mo, anong paano ka sasampalataya, pinakikita rito. Diba? Kaya nga meron tayong message sa God chosen place of worship. Hindi ka pwedeng sumamba kung saan-saan. No? Hindi ka pwedeng makinig kung saan-saan. Praise God. See, kaya, hallelujah, malinaw na malinaw itong mensahe. No? Praise God. Kaya tinalakay natin yung 7 religious feasts. No? Praise God. Kung hindi, balikan nyo lang yan. Last week natin tinalakay yan. No? Praise God. See, so natapos tayo ng rapture dahil sabi ko nga, akala ng mga tao, ang akala ko nga noon, praise God, pag nag-rapture, magiging mabait na ako, I will be holy, ganito, ganyan, as long na wala pang rapture, narito ako, oh, pero pinakita sa atin, di ba, hindi pala ganon. Oh, kailangan matanggap mo yung mensahe, no? Ang mensahe, pag nasa puso mo na yan, then it will produce. Praise God. Ito ang magpo-produce ng resurrected life of Jesus, the voice. Oh, kaya ang mga buhay natin ay para itong tinig na tumatawag doon sa mga tao na nasa sanlibutan. Diba? Kaya ngayon ang sinasabi, hindi yung lakas ng tinig mo, hindi yung labas ka ng labas at praise God, nag-evangelize tayo. Oh, the life must follow the voice. Praise God. See, kinakailangan nandoon yung buhay. Praise God, iyan ang kakauhawa ng mga tao.
Diba? Pag nakita ng tao yung buhay natin, kahit hindi ka pa magsalita, sabi nga, your works speaks louder. Praise God. See, yung mga gawa mo, praise God, mas malakas ang tinig niyan. Diba? Praise God. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung ako'y nangangaral dito, pagkatapos makikita nyo, pagkatapos natin, tataya ako ng loto, diba? O yayayain ko sila, Brother Danilo na uminom, hallelujah. Praise God. Anong mangyayari? Maniniwala pa ba kayo? Diba? Praise God. Kaya dapat nakikita ito, kaya nga, praise God. Hallelujah. Pero hindi mo may pamumuhaya. Kaya yan lagi ko lang sinasabi. Don't worry about holy life. Praise God. See? Hindi mo problema yan. Ang problema lang matanggap mo yung the Holy One. Diba? Praise God. See? Pag natanggap mo yun, yun lang ang magtutulak niyan. Hindi ikaw. Dahil kung kaya mo, hindi natin kailangan ng Diyos, no? Praise God. See? Hallelujah. Kaya narito naman tayo sa panahong ito, we are in the Feast of the Atonement. No? Narito tayo na kailangan maintindihan nyo, praise God, kung sino yung pinako. Kung ano yung magagawa nito sa inyo. Hindi ito yung panahon, mga kapatid. Praise God, na ipagmamalaki nyo yung nagagawa nyo. Ito yung panahon na makilala mo kung sino yung nakapako, kung sino yung pinako. Praise God. Hindi ito yung panahon na ito ginawa ko, ito hindi ko magawa, ito yung gagawin ko pa. Hindi, ito yung panahon na makilala mo who you are. Praise God. Makilala mo siya. Diba? Praise God, na siya na walang kasalanan, ipinako siya, kinuha yung kasalanan mo para ikaw yung maging malaya. He paid the debt that he didn't own. I own a debt I cannot pay. Hallelujah. Pag na-realize mo yun, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, hindi ganyan kahirap. Humihirap lang ang buhay dahil sa kasalanan. Napapagod ang tao. Tandaan nyo yan. Nakakapagod mabuhay kapag namumuhay kang may kasalanan. Hindi napapagod ang tao sa trabaho. Hindi napapagod ang tao sa kahirapan. Napapagod ang tao dahil sa kasalanan na kapaligid sa kanya. At kapag naapektuhan ka niyan, ayaw mo nang mabuhay. Lalo na kapag nalublub ka doon. Praise God. Pag nasama ka doon, sasabihin ko sa inyo, praise God, tatanungin mo kung bakit ka pa ipinanganak. Hallelujah. Tatanungin mo ang Panginoon, Lord, bakit pa ako isinilang? Kung hindi ako isinilang, wala sana akong kasalanan. Kung hindi ako isinilang, hindi sana akong maghihirap na ganito. Wala akong alalahanin. Praise God. Tandaan nyo yan. Aabot kayo sa ganon. Praise God. Pero tandaan nyo, we are in the Feast of the Atonement. Don't worry. Huwag kayong mag-alala. Kaya sinasabi nga eh, praise God, the price has been paid in full before the foundation of the world. Hallelujah. See? Kailangan ma-realize mo yon. Praise God. Or else, mamumuhay ka na lagi kang may guilt. Yan ang inaalis ng message sa puso natin. Maalis yan. No? Praise God. Mangyayari lang yan. No? Kung ikaw ay nagpapakumbaba. No? So, tingnan natin ito. Hallelujah. Diba? Now, alam ni Daniel. No? Kaya nga sabi ko, kailangan alam nyo. Diba? In the first year of Darius, the son of Ahasuerus of the seed of Medes, which was made king over the realm of Chaldeans, in the first year of his reign, I, Daniel, understood by the books of the number of the years. Kaya makikita nyo, mga kapatid, sabi ko, praise God.
We are not in position. Wala tayo ngayon sa posisyon na sasabihin nyo na hindi nyo alam. Susundan nyo ako. There is no more sacrifice for ignorance. In this era, in this age, praise God. Sa panahon natin, there is no sacrifice for ignorance. Sa Old Testament, there is a sacrifice for ignorance. Hindi mo alam, kaya maghahain ka. Pero ngayon, walang dahilan. Praise God. Kasi kaiba itong panahon natin. Katulad si Daniel. Alam ni Daniel, he understood. Praise God. By books, the number of years whereof the word of the Lord came to Jeremiah the prophet that he would accomplish 70 years in the desolation of Jerusalem. Alam niya. Diba? Kaya ako sasabihin niyo sa akin, Diyos lang ang nakakalam. Praise God. Hallelujah. Totoo, hindi ko alam kailan siya babalik. Intindihan niyo ako, walang nakakaalam. Sinabi niya rin yun eh, kaya alam ko na walang nakakaalam. Kaya pag sinabi sa akin may nakakaalam, hindi niyo talaga alam. Di ba? Praise God, maniniwala ba ako sa inyo o kay Kristo? Si Kristo mismo nagsabi, walang nakakaalam ng araw na ng buwan, praise God, ng kanyang pagbabalik. Kaya sabi naman ng ilan, alam namin yung taon. Kaya sabi ng Diyos eh, araw sa kabuan lang eh. Di ba? Pero yung taon, alam namin. Kaya, 2017, babalik na siya. Praise God. Same. Alam ni Daniel, okay? Alam ko rin. Hallelujah. Kaya ang bride, hindi namumuhay yan. Hindi siya namumuhay na katulad niya sa, praise God. Naroon tayo sa sanlibutan o naroon tayo sa denomination. Praise God. Sabi nga, nag-aalatsamba tayo. Hindi. Alam natin ang mga nagaganap. Katulad ni Daniel, alam niya yung nagaganap. Pero tingnan niyo yung inugali niya. Sabi nga ganun, and I set my face unto the Lord God to seek by prayer and supplication with fasting and sackcloth and ashes. No? Praise God. See? Hallelujah. Diba? Anong ginawa niya? Mga kapatid, kung alam na ninyo, kung naniniwala kayo, narito sa panahon natin na anytime pwedeng bumalik ang Panginoon, anong klaseng buhay ang ipamumuhay niyo? Diba? Mostly kayo mga young people. Kami, praise God. See? Hallelujah. Kaya nga, nung una, nandun yung mga lola, nandun yung mga magulang namin. Halos lahat ng mga magulang dito. Praise God. See? Nakakatuwa lang yung lahi nila, Sister Muding. Modesta eh, di ba? Talagang mahabata yung buhay eh. Si Nanay, si mga Estrada rin, mahaba rin ata ang buhay. praise God. See? Pero sabi ko nga eh, sa mga edad din namin ganito, we can almost see the horizon, no? naroon na kami sa linya na yon, kaya susunod na yung mga anak-anak namin, di ba? Praise God. See? Kaya tinitingnan ko ngayon ako si Ella eh. Ang laki-laki na. Yeah. Lumobo na ata ng maigi. praise God. Kasi dalawang anak ko na yung so naroon na yung from me na third generation, no? Hallelujah. Pero sabi ko itong mga susunod na generation na to. Hallelujah. Kung kayo ang abuti ng Panginoon na buhay, so be it, di ba? Praise God. But I want you to prepare, di ba? Praise God. See, katulad ni Daniel, naroon yung pagpapakumbaba niya, di ba? Kasi ang iniisip ng iba eh, pag nalaman ko bukas ang rapture, praise God, siguro eh, anong gagawin mo? Di ba?
Brother Manny, anong gagawin mo? Tatakbo ka na ba? Iikot ka nang iikot? Magre-rejoice ka? Hindi. Diba? Baliktad eh. Ito si Daniel, ibang ginawa eh. Oh? Talagang lumuhod. Diba? Anong inilhod niya? Praise God. Sin nagpakumbaba, sick by prayer, supplication, pagmamakaawa. Oh? Nag-fasting siya. Praise God. Nagsuot ng kasuotang, nagsako, nagbudbud ng abo sa ulunan. And I pray unto the Lord my God and made my confession and said, O Lord, the great and dreadful God, keeping the commandment and mercy to them that loved Him and to them that keep His commandments. Praise God. See? Hallelujah. We have sinned and have committed iniquity and have done wickedly and have rebelled even by departing from thy precepts and from thy judgments. Nandoon yung pagpapakumbaba niya, praise God, pagmamakaawa niya, nire-recognize niya yung sarili niya as a sinner, praise God. See? Hindi yung nagmamalaki, he's a minor prophet. Di ba? Praise God. Pero tingnan nyo, hallelujah, hindi lang siya concerned sa sarili niya, concerned siya sa mga kababayan niya. Huh? Praise God. Sabi niya, makasalanan kami, nagrebelde kami, neither have we hearken unto thy servant, the prophet, we speak in thy name to our kings, our princes, our fathers, to all the people of the land. At hindi kami nakinig sa tinig ng inyong mga propeta. See? Hallelujah. Kaya tinuturuan tayo, kaya nga sabi ko, this end time evangelism is not about going out. Oh, praise God. Hindi ito yung hahayo tayo ng hahayo, iikot tayo ng iikot. Hindi. The end time evangelism is the shaping of the stone. Praise God. Inuhubog na yung mga bato. Praise God. Kung tatsulok ka, gagawin ka ng tatsulok. Di ba? O triangle. Hallelujah. Same. Kung square ka, gagawin kang square. Kung bilog ka, gagawin kang bilog. Ito yung panahon na yan. Hallelujah. Same. Ganyan ang ginagawa. Huhubugin yung character natin. Magkakaroon tayo ng pagpapakumbaba. Oh, hindi ito yung lalabas ka at magmamalaki ka na. Message believer ako. Alam ko ang mensahe. See? Malalim kami. Hallelujah. Si Daniel, ibang attitude niya, di ba? Praise God. Dahil alam niyang babalik na ang Panginoon. Ibabalik na sila. Mas lalo siya nagpakumbaba. Di ba? Panginoon, mahabag ka. Mahabag ka sa amin. Hindi niya sinabi, mahabag ka lang sa akin, Panginoon. Yung mga kababayan ko, sunugin mo na lang. Di ba? Praise God. Kailangan umabot ka, lalo kayong mga magulang. Oh, praise God. Umabot kayo. Praise God. Yung asawa nyo, yung anak nyo, naroon lagi na ipinagpe-pray nyo. Hallelujah. Oh, pwede naman natin sabihin yan eh, Panginoon. Di ba? Okay lang na bumalik ka. Pero huwag mo kalilimutan yung asawa at anak ko. See? Naalala niyo yung, di ba, yung negra sa panahon ni Brother Branham. Yung anak niya praise God, nagkamali ng barkada. Di ba? Hanggang tamaan ng sakit ng syphilis. Maabot na sa utak yung bakterya. Nahihibang na. Praise God. Pero nandoon pa rin yung nanay, oh, the heart of the mother. 'Di ba? Kaya kayong mga anak, 'di ba? Minsan isalbahe yung mga anak eh. 'Di ba? Praise God. Kaya sabi nila yung anak kayang kalimutan yung magulang, pero yung magulang hindi kayang kalimutan yung anak. Praise God. See? Hallelujah. Kaya nga sabi ko kapag yung may nakakita kayong magulang na hindi naman marunong kumalingan ng anak, okay, yan ang sinasabi ng Biblia, mas masahol pa yan sa hayop. See? Praise God. Kaya yung mga tatay, kayong mga magulang, kayong mga ama, pag wala kayong disarap pakainin o arugain yung mga anak ninyo,
Anong sabi ng Biblia? Di ba? Mas masahul pa kayo sa hayop. Kasi yung hayop, hindi papayag na ganyan. Ipagtatanggol nila yung mga anak nila. No? Praise God. See? Kaya nga makikita nyo. Kailangan umabot tayo sa ganyan, katulad ni Daniel. Di ba? Kung naniniwala kayo magra-rapture na, babalik na ang Panginoon. No? Iiyakan mo na yan. Praise God. Panginoon, yung anak ko. Panginoon, yung magulang ko. Panginoon, yung kapatid ko. Praise God. Hallelujah. Pag hindi mo palubos na natatanggap ang Panginoon, tandaan nyo ito. Minsan yung mga tanong sa akin eh. Praise God. Tinatanong ko, paano mo Pastor, paano kung malalaman na tinanggap ko ang Diyos sa puso ko? Malalaman mo yan kapag gusto mong maligtas yung nasa tabi mo. Tandaan nyo yan. Praise God. Then alam nyo na natanggap na ninyo yung kaligtasan. Praise God. Kasi wala kayong maibibigay kapag wala kayong natanggap. See? Ayan ang lagi sinasabi ng message. Pag natanggap mo si Kristo sa puso mo, gusto mong ibigay yan. Praise God. Pag sasabi mo sa akin, tinanggap ko ang Panginoon, nakaupo ka lang. Hallelujah. See? Wala kang galang katabi mo na nga sa bahay eh. Nasa bahay mo na nga eh. Wala ka pang desire na sila'y maligtas. Praise God. Pero tingnan niyo yung mga taong nakatanggap ng biyaya ng Panginoon. Oh, kaya nga si Brother Manny, kung pwede lang sakalin niya lahat ng anak niya. Brother Tony, praise God. See? Brother Danilo, hallelujah. Nagtanda matay-matay na yung kaklase ng anak niya. Sabi nga sa anak niya, yung mga disgrasya bus. Oh, dapat doon nakasakay yung anak niya. Pero sa biyaya ng Panginoon, yung backpack lang ng anak niya ay nando doon. Oh, yung anak niya nasa kabilang bus. Oh, praise God. See, ano yung biyaya ng Diyos yun eh. Sipin mo yung backpack niya nando doon sa bus na disgrasya. Di ba? Nando doon yung backpack niya ba hiniram? Oh, praise God. See? Ganyan ang damdamin ng isang taong nakaligtas. Si pangalan ng sister. Ikaw. Mahina talaga. Nanay ni Aki, di ba? Praise God. Lahat ng mga kasamahan niya sa trabaho, talagang hallelujah. Siniren niya lahat yun. Kasi ganyan yan eh. Hindi mo makuha yan eh. Hindi mo matago yan. Praise God. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, nung makatanggap ako sa Panginoon, wala na akong inisip sa buhay. See? Share lang ako ng share. Hindi ko naman inisip na magkaroon ng church. Hindi ko rin inisip na isang araw magiging manggagawa ako. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Basta gusto ko lang yung mga kaibigan kong maligtas. Praise God. Kaya una kong sinere, sila junior eh. Diyan ako una nag-share. Hindi naman niya ako mataguan dahil mabait ako eh. Kagalit yung mama niya pag hindi sila umupo. Praise God. See? So ganyan lang yan eh. Diba? Kaya si Daniel, ganyan din ang damdamin niya. Hallelujah. No? Kaya pag natanggap ninyo, praise God, hindi kayo papayag. Tandaan nyo, hindi kayo papayag. Hindi nyo sila gustong isali sa relihiyon nyo. Kaya nga sabi ko, hindi ko gustong sumali kayo sa relihiyon ito. Praise God. Ang gusto ko, maligtas kayo. Praise God. No, this is not a religion. Kaya sabi nga, ito'y pagre-relasyon nyo sa Panginoon. No? So, nakita ni Daniel yan. Alam ni Daniel na aalis na sila. No? Sabi natin, magra-rapture na sa kanila. 2 years na lang. Imagine, computed yun. 2 years na lang. Praise God. Kaya lumuhod na siya. Humingi na siya ng habag sa Diyos.
Kaya nakatanggap din naman siya ng biyaya eh. Di ba? Kung babasahin nyo tuloy-tuloy yung mga talatang yun, praise God. Sabi nga ng anghel sa kanya, sabi nga ni Gabriel, praise God. Alam mo, Daniel, you found favor in the eyes of God. Hindi ka pa nga, hindi mo pa binubuka yung bibig mo. Praise God. Sinugo na kaagad yung sagot. Pero sabi niya, praise God, hinarang ako ni Satanas eh. Asa ka ng mga demonyo, kaya sabi, 21 days. Nakipagbaka siya ng 21 days. Pero sabi niya, salamat na lang eh, sumaklolo si Michael. Hallelujah. Na-delay ng 21 days. Yan, nakakatuwa eh. Meron din palang delay sa langit eh. paano kaya na-delay yun? Yeah? Praise God. Alam nyo nung una, tandaan nyo, paano na-delay? Di ba? Remember, Satan is a great accuser. No? Praise God. Minsan gusto na tayong pagpalain ng Diyos eh. Oh, katulad si Daniel. Oh, pag hindi pa nga siya lumuluhod eh. May sagot na eh. Kaya ngayon ang sinasabi ng Panginoong Hesus eh, darating yung panahon. 'Di ba? Laman pa lang ng puso mo, tutugunin ka na ng Diyos. See? Praise God. Ano bang nagiging hadlang at hindi tinutugon ng Diyos sa mga panalangin natin? Kaya sabi niya, hindi naman maigli ang kamay ng Diyos para hindi ka maabot at hindi bingi ang Diyos para hindi ka marinig. Pero ang inyong mga katampalasanan, diba? Your iniquity, not your sin, but your iniquity. Praise God. See? Itong nagiging hadlang, itong nagiging pader. Hallelujah. But in our age, alam niyo nung panahon kasi ni Daniel, diba? Pinag-aralan na natin yan, yung mga dugo ng hayop, hindi talaga nagbubura ng kasalanan niyan. O, tinatakpan lang yung kasalanan. Kaya minsan inaangat ng demonyo yun eh. Tingnan mo, Panginoon. O, gaganon uli. Tinakpan na nga eh. Hindi! Hallelujah. Pero ang dugo ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Hindi nga makita yung nagkasala. Praise the Lord. See? Ganyan ang effect ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Oh? Kaya sabi, walang hadlang. Praise God. Makilala mo lang siya. Matanggap mo lang siya. Laman pa lang ng puso mo, ibibigay na sa iyo ng Diyos. Kaya nga, sabi nga ganun ng scripture eh, delight in the Lord. Di ba? And He will give you the desire of your heart kahit nga hindi niya pa kalooban. Imagine, hindi na nga kalooban ng Diyos, ibibigay niya pa sa'yo. Ganyang kabuti ang Panginoon. Just delight in the Lord. Worry not. Di ba? Huwag kayong mag-alala. Praise God. Hallelujah. See? Now, ito sabi nga ni Dan, ito sabi ni Gabriel, di ba? At the beginning of thy supplications and commandment, Daniel 9, 23, 24, 25, and 26, at the beginning of thy supplications, the commandment came forth, and I am come to show thee, for thou art greatly beloved. Therefore, understand the matter and consider the vision. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy. Kaya sabi, nagsimula ka palang na magmakaawa, humingi ng habag. Praise God. See? Nagsugo na ang Diyos. Praise God. Ng kanyang tugon. Hallelujah. At consider, sabi nga, praise God, the vision. Tingnan mo maigi itong vision na to. Praise God. Daniel, 71 linggo ang ipinagkaloob para sa iyong mga tao at sa banal na syudad. Tapusin na yung kanilang katampalasanan, tapusin na yung kanilang kasalanan, at
tapusin na rin yung kanilang praise God, pagkakamali at magkaroon ng reconciliation, no? Praise God. At darat, hallelujah, and to bring in, no? At darating na itong tinatawag walang hanggang katwiran, hallelujah. Maselyuhan mo yung mga vision at pahiran yung, praise God, yung pinakabanal. Hallelujah. See? Praise God. 25, know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah, the priest shall be seven weeks and 62 weeks, and the street shall be built again, and the wall even in troublous time. And after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself, and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood, and unto the end the war, desolation. Praise God. See, the war, desolation are determined, no? Praise God. Hallelujah. So makikita nga natin, mga kapatid, praise God, ibinigay yung numero. Tandaan nyo, pagdating sa Israel, laging may numero. Pagdating sa Gentiles, walang numero. Praise God. Tandaan nyo yan. Praise God. See? Ngayon, tandaan nyo, ang 70 weeks of Daniel, para lang ito sa tao ng Israel. Para lang ito sa bansa ng Israel. Praise God. Kaya sabi, ibinigay ito sa iyo para malaman mo, praise God, na 70 linggo lang ang ibinigay ng Diyos sa bansang Israel para maibalik siya sa tamang kalagayan. See? 70 linggo, 70 weeks. Praise God. Sa mga Gentiles, sabi niya, 7 church ages lang ang ibibigay ko sa inyo, at pagkatapos sa 7 church ages, ibabalik kayong sa dapat niyong kalagyan, sa tama niyong kalagayan. Praise God. Sa atin ang 7 church ages, sa kanila yung 70 weeks. Okay? Praise God. Sa atin yung 7 seals, sa kanila yung 7 trumpets. Praise God. Hallelujah. Oh, so tandaan niyo yan, praise God. Kaya lahat ng magaganap sa Israel, sabihin natin, anong kinalaman natin sa bansang Israel? Wala tayong kinalaman, okay? Hallelujah. Bakit natin ito pinag-aaralan? Para maintindihan nyo kung anong oras na. Di ba? Praise God. See? Kaya sabi, pag lumitaw itong puno ng igos, tandaan nyo ito. Pag nanariwa uli ang puno ng igos, ano ang puno ng igos? Yun yung bansang Israel. Praise God. Pag nakita nyo na nanariwa ito, see? Ang Israel ay dating patay. Praise God. Kaya nga sabi ng propeta, pinakita ito sa propeta na mistula silang mga buto, mga lambak ng buto. Hallelujah! Kaya sabi nga ng propeta, sabi ng Diyos sa propeta, mabubuhay pa ba yan? Ano sabi ni Ezekiel? Thou knowest, Lord. Ikaw ang nakakaalam, Panginoon. Hallelujah! Diba? Dry bones in the valley. Praise God! Paano mabubuhay yan? Salitaan mo lang. Speak to the word. Speak the word. Salitaan mo lang yan. Praise God. Kaya nung nagsalita si Ezekiel, simula sa buto, nagkaroon ng litid. Di ba? Tatlo lang yan. Tandaan nyo, marami si pinag-aaralan yung mga scientists eh. Tatlong major part lang ang katawan natin. Galing sa buto. Yung litid. Praise God. See? Pagkatapos niyan, yung laman. Pagkatapos niyan, yung balat.
Tatlong step yan. Pero walang buhay. Di ba? Kaya ano sabi ng Diyos sa kanya? Prophesy again. Magsalita ka uli. Speak the word. Praise God. Tatlong step yan. Kay Luther, kay Wesley, sa Pentecostal age, nakaproduce sila. Praise God. Pero walang buhay. Naintindihan nyo? Kaya walang buhay sa Pentecostal. Praise God. Kasi bakit? Kailangan nila ang prophecy. Prophesy again. Hallelujah. See? Yan muli itong nabuhay. Praise God. Gumalaw ito. Kumilos ito. Praise God. Hallelujah. See? So ganyan ito sa ating panahon. No? Ganito sa 70 weeks. Kaya 70 linggo yan. Praise God. Sabi niya, huwag ka mag-alala, Daniel. Muli siyang mabubuhay. Muli siyang babalik sa tamang posisyon. Ang bansang Israel, babalik niya sa tamang posisyon. Ibabalik siya ng Diyos. Hallelujah. See, kaya sabi, pag nakita mo nang nanariway ang puno ng igos, ano sabi ng Biblia? Siya ay nasa pintuan at kumakatok na. Praise God. See, kaya kapag nakita mo na ang Israel muli itong naging bansa, anong ibig sabihin nun? Nanariwa na ang puno ng igos. Anong ibig sabihin nun? Babalik na ang Panginoon na sa mga pintuan na siya at kumakatok. Diba? Kaya pagdating natin sa seven church ages, pagdating sa Laodicea, nasaan na siya? Nasa mga pintuan. Kumakatok na rin. Ang sino mang magbuka, sabi niya, ako'y kasama niyang maghahapon. Evening time. Communion. Kaya ang communion, praise God, itinapat ng Diyos yan. Oh? Kung tawagin ngayon, banal na hapunan, hindi agahan. Praise God. See? Hallelujah. Oh? Kaya ganyan din kay Daniel, 70 weeks. Pagkatapos niya, Daniel, tatapusin na lahat ito ng Diyos. Di ba? Praise God. Hallelujah. So ano raw yun? Kaya sabi nga ng message, the sixfold purposes, no? Of Gabriel visit. Di ba? Hallelujah. Now, we're going to start. See? Eh sabi nga, at the beginning of thy supplication, nag-uumpisa ka pa lang, Daniel. Huh? Nagmamakaawa ka pa lang, humihingi ka pa lang ng habag, tinugon ka na ng Diyos. No? 70 linggo lang yan, tatapusin na. Di ba? Praise God. Sabi nga niya, 70 weeks are determined. Praise God. Hallelujah. Oh, 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city. Oh? Kaya sabi ko nga sa inyo, praise God, ito ay ito'y para lamang sa bansang Israel, hindi ito para sa atin. Pero may kaugnayan ito sa atin kasi pag nakikita niyo may nagaganap sa bansang Israel, mga kapatid, naiintindihan niyo palapit na tayo ng palapit. For almost 2,000 years, walang bansang Israel. Praise God. Walang Israel. Kaya yung sinasabi nga ng mga Palestina, praise God. Wala namang Israel eh. Totoo yun. For 2,000 years, nabura sila sa mapa. Praise God. Titignan natin mamaya kung paano nangyari yan. Bakit sila nabura sa mapa? Bakit sila ibabalik? Praise God. Hallelujah. 70 weeks. No? Pagkatipas sa 70 weeks, sabi nga ganito, to finish the transgression, to make an end of sin, and 3, to make reconciliation for iniquity, 4, to bring in everlasting righteousness, 5, to seal up the vision and prophecy, 6, to anoint the most holy. So, 6 na bagay yan na magaganap. Praise God. Same? Hallelujah. So, 70 linggo lang ang bibigay sa kanila. Pag natapos yung 70 linggo, magaganap itong mga bagay na ito. Praise God. Tatapusin na ng Diyos yung kanilang katampalasanan. Praise God. Tatapusin na ng Diyos yung kanilang mga kasalanan. At
makikipag-ugnayan uli ang Diyos sa kanila. Praise God. Hallelujah. Oh? Ngayon, sabi ka ganito. Una, praise God. Now, if we go back into Daniel again and we'll find out that in Daniel, we find out here the 24th verse. All right, to finish the transgression. Yan yung una. To finish what? To finish Israel's transgression. What is a transgress? It's to go against something. A transgress against me is to do a wrong to me. Transgress against you is to do wrong to you. So Israel did a wrong to God. No? Praise God. Hallelujah. Kaya nga pag tinagalog mo kasi ito, pag nasa Vietnam o nasa China, kaya sabi nga no, sa Matthew chapter 7, di ba? Praise God. Hindi lahat ang tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay pupunta sa langit. Marami sa huling araw na magsasabi, Panginoon, ako po ay nangaral. Ako po ay ganito, ganitong ginawa ko. At sasabi sa kanila ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Kayo na mga gumagawa ng katampalasanan. See? Praise God. Sa English, iniquity yun. Praise God. See? Hallelujah. Pag inilagay mo sa ibang salin, ang iniquity, kasalanan, ang sin, kasalanan, ang transgression, kasalanan pa din. Iisa lang ang kahulugan, iisa lang ang translation niyan, kasalanan. Praise God. Pero ano nga yung transgress, di ba? Ano ba yung transgression? Tingnan niyo rito. Sabi rito sa Book of Romans, no? Praise God. Sabi, nevertheless, that reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. Praise God. Ipinakikita rito ni Pablo na iba ang kasalanan ni Adan, iba ang kasalanan ni Moses. Praise God. See? Hallelujah. Di ba? May kasalanan si Adan, pero hindi sin. Transgression. Praise God. See? Adam believed God. See? Pero tumawid siya, no? Sabi nga, lumagpas siya dun sa red line. Praise God. Kaya sabi, yung babae, lumagpas siya dun sa boundary. Nung lumagpas yung babae, si babae sa boundary, praise God, pinarusahan sila ng Diyos. Kaya sabi, maski si Cain ni believer. Praise God. Hallelujah. That's the message. See, Adam is a believer. Even the demon. Praise God. Scripture yan eh. Hallelujah. See? But Adam transgressed. Lumagpas sa red line. Praise God. See? Kaya sabi niya, nasaktan niya ang Diyos. Di ba? Praise God. See? Kaya yung mga dialogue ng mga magulang sa mga Pilipino, ganito, di ba? Sumusobra ka na anak. Di ba? Di ba? Naniniwala ba siyang magulang kanya? Oo naman, di ba? Naniniwala yun. Praise God. So, believer yung anak mo. Di ba? Pero sobra na. Praise God. So, kaya pag sinabing transgression, praise God, they cross the red line. Praise God. Israel believed God. See? But they cross the red line. Praise God. See? Hallelujah. Adam believed God. But he crossed the red line. Kaya pinarusahan siya ng Diyos. Ganon din ang bansang Israel. Praise God. See? Hallelujah. They crossed the red line. Meron silang dapat na hindi gawin, na ginawa nila. Naniniwala ba sila sa Diyos? Naniniwala sila.
Praise God. Dahil sila, kaya nga sila ang may covenant. O ang mga magulang nila, literal na kinakausap ng Diyos. Praise God. Yung mga propeta nila, literal na kinakausap ng Diyos. Kaya naniniwala talaga sila. Propeta nila ang nagsabi na merong misayang darating. Pero nung dumating yung misaya, praise God, ayaw nilang tanggapin. See? Bakit ayaw nilang tanggapin? Hallelujah. Sundan pa natin. Number 2, make an end of sins. Now, let's read again. Daniel to finish transgression, make an end of sins, that his second purpose of coming, this is to finish Israel's transgression, and to make an end of sin. Where did Israel sin? Where did they do their vital sin? Where did they separate themselves from God? Tandaan nyo, praise God. Pag sinabi nating sin, that is a total separation. Praise God. See? But transgression, you go against Him. Para yung anak mo, sobra na. Diba? Anong gagawin mo? Papaluin mo pag maliit pa. Pag malaki, anong gagawin mo? Kukurutin mo yung ilong. Malaki na eh. Diba? Ano magawa mo? Wala lahat ng anak ko. Tago ata lahat eh. Sobra na yun. Hallelujah. Same? Doon sila napahiwalay sa Diyos. Kailan nangyari yun? Praise God. Now listen close, let's turn to St. Matthew 24 and here's where Israel made her fatal mistake. Here's where she done her last sin. And the reason that she's in the condition today, Matthew, the 27th chapter of St. Matthew's Gospel on the 25th verse of the 27th chapter. Let's begin about the 21st verse. When Pilate saw that he could prevail nothing, but that rather a tumult was made, he took water and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person. See ye to it. Then answered all the people and said, His blood be on us and on our children. Sabi nga, nasaan yung pinakasukdulang pagkakamali ng Israel? Praise God, nung tanungin sila ni Pilato, ano ang gagawin ko sa Jesus na tinatawag nating Nazareno? Ano sabi ng mga tao? Ipako mo siya sa krus. Sabi nga ni Pilato, wala akong makitang kasalanan sa taong yan. Sinong manalagot ng kanyang dugo? Kami at ang aming maging anak at mga anak ng aming mga anak. Praise God. See? That's where they done it. He was making an end of sin for them. Aalisin na ng Diyos yung unbelief nila, yung kasalanan nila. How could He do anything else but forgive them, knowing that He had to blind their eyes that we could come in? It's like His own children calling for His blood. Sabi niya, bakit niya patatawarin sila? Diba? Bakit tayo, pag namuhay tayo ng hindi tayo maniwala sa Kanya, titiwalag niya agad tayo o ihiwalay niya agad tayo? Bakit ang bansang Israel, praise God, hindi na nga sila naniniwala sa Kanya, pinatawad pa rin. Bakit tayo, hindi na tayo patatawarin pag hindi tayo naniwala? Kasi, anong sabi nga, binulag sila ng Diyos. Praise God. Bakit? Para magkaroon tayong kaligtasan, ng kaligtasan. And they were blinded. And He know they were blinded. See? Alam ng Diyos yun. Kasi ang Diyos ang nagbulag sa kanila. Praise God. That's the reason He cried for forgiveness for them. Forgive them, Father, for they don't know what they are doing.
Kaya ganyan ang ganyan ang kanyang isinigaw. Ama, patawarin niyo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Bakit? Binulag natin sila. Binulag sila ng Diyos para hindi nila matanggap ang Panginoong Hesukristo. Naniniwala ba sila kay Jehovah? Yes, perfectly. Diba? Praise God. They were blind for our sake. They were made blind. In their unbelief, they did this. But when they see Him again, amen. Pero pag makita nila siya muli, praise God. Hallelujah. Oh, Romans 11. Praise God. Narito pa tayo sa sixfold purposes of Gabriel's visit. Oh, praise God. Kailangan maintindihan natin to para pagpasok natin doon sa mga numero. Praise God. Alam nyo yung pwedeng, alam nyo kung ano yung mga dapat mangyari sa bansang Israel. Praise God. Kung bakit nagiging ganito yung ugali na nila. Praise God. Tandaan nyo, up to now, hindi naniniwala ang Israel na si Jesus ang Misaya. Oh? Praise God. Naniniwala sila na si Jesus ay isa lang sa mga propeta. Oh? Kaya nga, pag sinamba mo si Jesus sa kanila, hindi nila maintindihan yon. Kasi hindi mo pwedeng sambahin ang propeta. Diyos lang ang pwede mong sambahin. Kaya sa kanila, kulto yun. Naintindihan nyo ako? Praise God. Pag sinabi mong Trinitarian ka, kulto ka. See? Kasi isa lang ang Diyos, si Jehovah. Praise God. Hallelujah. Oh, bakit hindi nila nakilala si Kristo? Dahil sinarhan ng Diyos yung kanilang mga mata. Oh? Pero sabi nga ni Paul, "For I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery." This is a mystery. "Lest you should be wise in your own conceits, that blindness is in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in. And so all Israel shall be saved. And it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. For this is my covenant unto them when I shall take away their sins." No? So again, this is a mystery. Praise God. See, the blindness in part is happened to Israel. Oh? Hallelujah. Until the fullness of the Gentiles be come in. No? Hanggang makapasok ang last predestinated seed. Pag nakapasok na yan, sabi nga, huwag kayong mag-alala. All Israel will be saved. No? Praise God. Hallelujah. "As concerning the gospel, they are enemies for your sakes. But as touching the election, they are beloved for the Father's sakes. For the gifts and calling of God are without repentance." No? Kaya nga sabi, dahil sa atin. Hallelujah! Kaya nga sabi nga ni Pablo sa Book of Acts, kung babasahin nyo ngayon, praise God, kung binuksan lang, kung hindi lang sinarhan, no? Praise God, kung hindi sinarhan ng Diyos, sabi nga ni Paul sa mga Hudyo, kung hindi sinarhan ng Diyos ang mata ng Israel, tatanggapin nila si Jesus. Alam nila yung scripture eh. Pinakita na ni Jesus yung mga tanda. Pero bakit hindi nila ma-recognize yun? Dahil sinarhan ng Diyos yung mga mata nila. Praise God! Kaya nga nung iningi nila yung dugo ni Jesus. See? Ano sabi ni Jesus? Patawarin niyo po sila, Ama. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Praise God. Kaya alam niyo mga kapatid, kaya akala ng iba, ang Antikristo yung mga Hudyo. Naintindihan niyo? Kaya pinepersecute ang Jew. Praise God. Ang alam nila, ang nagpapako kay Jesus, mga Hudyo. Hindi. Praise God. Ang nagpapako kay Jesus, Romano. Praise God. See? Kaya nga pinepersecute yan eh, yung mga Jew. Praise God. Kasi ang tingin nga nila, pag nanonood ka ng pelikula nga yung, di ba, yung passion o yung kung ano ng mga sa buhay ng ating Panginoon,
ang makikita mo rin yung mga Hudyo ang sumisigaw eh. Di ba? Kaya akala nila, antikristo mga Hudyo. Hallelujah. See? Pero hindi. Sinarhan ng Diyos yung mata nila. Kung hindi sinarhan ng Diyos ang mata nila, sabi ni Paul, tatanggapin nila si Kristo. Praise God. Pag tinanggap nila si Kristo, paano tayo? Di ba? Okay lang sana kung mga panahon na yun, tapos na kasaysayan ng tao, rapture na, o kaya balik na sa back to the Garden of Eden. Hindi eh. Praise God. Eh kung wala tayong kaligtasan ngayon, hallelujah, walang kwenta yung buhay natin. Di ba? Ano lang gagawin nyo, kayo mga young people, mag-aaral lang kayo. Habang nag-aaral ka, magliligawan kayo. Di ba? Praise God. Ha, magulo-gulo na. Hallelujah. Pagkatapos mag-aral, tatrabaho ka, habang nagtatrabaho ka, sa laki ng kinikita mo, wala kang maipon. Ha? Praise God. Kapag maririnig mo minsan yung mga kabataan pa lang, wala nang pera eh. Paano? Kailan ka pa magkakapera? sabi ko nga eh, praise God, pag natuto kayo sa Panginoon, kahit wala kayong pera, punong-puno kayo ng blessing. Hallelujah. Ganyan ang buhay ng tao eh. Kaya sabi ko, salamat sa Panginoon eh, nakatanggap tayo sa Diyos eh. Di ba? Praise God, kahit 5 piso lang yung pera mo, masaya ka na. Hallelujah. See? Binuksan ng Diyos, tandaan nyo, yung biyaya para sa mga hentil. Sinara ng Diyos yung mga mata nila. Kung hindi sinara ng Diyos, sabi nga ni Pablo, tatanggap sila, wala tayong kaligtasan. No? Praise God. Hallelujah. Then, sabi nga ganito, anong mangyayari raw pagdating ng mga panahon na yon, in that day, praise God. Hallelujah. Praise God. Sabi, in that day, tandaan nyo, pag dumating na itong biyaya ng Diyos, pag bumalik na ang biyaya ng Diyos sa bansang Israel, in that day, there shall be a fountain. Zechariah 13, verse 1. In that day, there shall be a fountain open to the house of David and to the inhabitants of Jerusalem for sin and for uncleanness. Zechariah 12:10. And I will pour upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and of supplications. And they shall look upon me whom they have pierced, and they shall mourn for him as one mourneth for his only son, and shall be bitterness for him as one that is bitterness for his firstborn. Kaya sabi ng Panginoon, this is a prophecy. In that day, in the days, in that day, there shall be a fountain open to the house of David. Praise God. See? And God will pour in, ibubuhos ng Diyos, the spirit of grace and supplication. Praise God. See? Yung biyaya at pagkahaba, kahabagan ng Diyos, ibubuhos ito ng Diyos sa kanila. Praise God. See, babalik ang biyaya sa bansang Israel. Praise God. Hallelujah. Diba? In that day, shall there be a great mourning in Jerusalem. Sa panahon na yan, as the mourning of Hanadrimon in the valley of Megiddon. Zechariah 13 verse 6. And one shall say unto him, what are these wounds in thine hands? Then he shall answer, those with which I was wounded in the house of my friends. Zechariah 12:12. And the land shall mourn, every family apart, the family of the house of David apart and their wives apart, the family of the house of Nathan apart and their wives apart. Praise God. See? So makikita niyo yung mga talata ng Bible, di ba? Praise God. Kalat-kalat yan, pero pag nakikita niyo, tuloy-tuloy yan eh. Di ba? Zechariah 13, Zechariah chapter 12. Praise God. Makikita niyo yung eksena
pag bumalik na, sabi nga, babalik ang biyaya sa bansang Israel, magbubukas uli ang Diyos, praise God, o yung Spirit of Grace, ibabalik sa kanila, yung Espiritu ng biyaya, Espiritu ng habag, praise God. See, at sa panahon na yan, mabubuksan ang mata ng 144,000, okay? Mabubuksan ang mga mata ng 144,000, tatanungin nila, saan mo nakuha yung sugat na yan? Sasabihin niya, sa tahanan ng aking kaibigan. See? Bakit? Kasi hindi sila naniniwala na yung Kristong ipinako 2,000 years ago, yun na yung Messiah. Praise God! Kaya pagdating ng Messiah, alam nyo mga kapatid, ang iniisip ng Israel, yung Messiah darating, may koronang ginto, bababa siya na merong mga, para may mga tugtugan, may mga trompeta, may sounding ng trumpet, pagkatapos makikita nila yung langit, bubukas na ganyan, tapos parang may hagdan na, praise God, at makikita nila yung Messiah na bababa, sabi nga, from His holy temple, Jehovah, kasi scripture yun eh, yun yung laman ng scripture eh, diba? Sa aklat ni Micah, praise God, God will come down from His holy temple and will tread down at lahat ng apaka niya, sabi nga, yung mga bundok magiging patag at yung bako-bako magiging patag. See? So ang perception ng mga bansang Israel, ng mga Hudyo, magbubukas yung langit tapos magkakaroon na parang hagdanan na bababa galing sa langit at mananaog yung Messiah. Mananaog ang Diyos. At ililigtas sila. Pero magugulat sila. Hallelujah! Pagbalik niya, magpapakilala siya doon sa 144,000. Okay? Hindi lahat ng Israel tatanggap. Hindi lahat ng Hudyo ay Hudyo. Israel lang. Hindi lahat ng Kristiyano, Kristiyano. Naintindihan niyo ako? Praise God. Meron lang pinili ang Diyos. Kaya tatanungin nila yan. Oh, imagine, pag nagpakita uli sa kanila, may sugat yung kamay niya, may sugat yung paa niya, may sugat yung tagiliran niya. Diba? Alam nila yon. Praise God. Alam nila yon. Pero hindi pa rin nila matanggap na siya na yon. Kaya pag nakita siya, nung 144,000, sabi, saan mo nakuha yan? Sa bahay ng aking kaibigan. Iiyak sila. Maintindihan nila. Kaya nga, naintindihan nyo ako mga kapatid. Kaya yung sinasabi, the Feast of the Atonement. Diba? No more killing of the lamb. The lamb was killed 2,000 years ago. Wala nang Passover. Tapos na ang Passover. Kaya pagdating ng dalawang propeta, ipakikilala nila yung Kristo. Praise God. Itatanong nyo na 144,000. Praise God. Hallelujah. Saan mo na ako yung sugat na yan? See? Ipo-point out sila ng dalawang propetang yun. Na yung Kristong ipinako ng ating mga magulang 2,000 years ago. Ng inyong mga magulang 2,000 years ago. Yun yung Kristo at Panginoon. Iiyak sila. Bakit? Dahil maintindihan nila yung pagkakamali ng mga magulang nila. Praise God. Magkakaroon ng dakilang dalamhati. Praise God. See? Notice now, He's speaking here of the remnant. The siege of Israel, Jerusalem. The beast and the armies took away and so forth. All things have become to the end now. This is almost millennium, fixing to start the millennial reign. Praise God. See? Eh sabi nga gano'n, tignan nyo, papasok na yan sa tinatawag nga nating millennium. See? And I will pour upon the house of David and upon the habitation of Jerusalem the spirit of what? Grace.
Amen. Amazing grace. Upon the house, inhabitants of Jerusalem, Daniel's holy city, the spirit of grace and of supplication, and they shall look upon me, whom they have pierced, and they shall mourn for him as one mourneth for his only son, and shall be in bitterness for him as one that is in bitterness for his firstborn. Kinote lang niya yun, no? Praise God. Hallelujah. Then ikatlo, to make reconciliation for iniquity. Iniquity is doing wrong. As they did at the cross, he made reconciliation, but it will not be applied to them. It was not applied to them. Why? Because they were blinded and could not see it. That iniquity, tandaan nyo mga kapatid, pag sinabi natin iniquity, alam mong tama, hindi mo ginawa. Alam mong mali, ginagawa mo pa. Ang tawag naman dyan, iniquity. Pag sinabi naman natin transgression, sumusobra ka na. Diba? Pag sinabi naman natin sin, hindi ka naniniwala. Maliwanag. Praise God. See? Alam nila yung tama. Alam ng bansang Israel yon. Kaya sabi nga ng prophet, hindi may apply sa kanila itong iniquity. Bakit? Bulag sila eh. Naintindihan nyo? Pag sinabing bulag ka, hindi mo alam kung ano tama, kung ano mali. Praise God, anong gagawin ng Diyos? Patawarin sila. Di ba? Kasama sa pagpapatawad ng Diyos, yung ano yun? Yung reconciliation. Praise God. See? Pagkakaisa. Hallelujah. Kaya sabi, it was not applied to them. Why? Because they were blinded and could not see it. And why did they blind, you say? Well, maybe today because I'm blind. Hallelujah. Tandaan nyo, you're willfully blind. They were blind because God blinded them. But you're blind because you're willfully blind. Kung sasabihin mong bulag ka ngayon, ito nga yung sinasabi ko, there is no sacrifice for ignorance in our age. Diba? Pag sasabihin mong bulag ako ngayon, sabi ng prophet, ang bansang Israel binulag ng Diyos. Kaya walang magawa ang Diyos, kundi patawarin sila at makipag-isa uli sa kanila. Ikaw, sabi niya, nagbubulag-bulagang ka. Nagbubulag-bulagang ka lang. Praise God. See? You are willfully blind. There's no reconciliation for you. Praise God. Para sa atin, sabi niya, hindi pwedeng i-apply ito sa bansang Israel lang. Diba? Kasi yun yung mga question eh. Diba? Kung tao siya ng Diyos, bakit pinarusahan ng Diyos ang Israel? Diba? Praise God. See? Bakit sinasabi nyo ang Israel lang ang bansa ng Diyos? Yan yung mga question sa panahon natin, naiintindihan nyo mga kapatid. Kasi paglabas nyo rito, malaking katanungan yan. Praise God. Kaya nga sa Middle East, hindi sila maniwala eh. Maski sa Amerika eh, di ba? May mga taong hindi nila matanggap yan na ang Israel lang ang bansa ng Diyos. Wala tayong magawa, God is a sovereign God. Wala rin silang magawa kung sabihin kong pinili ako ng Diyos eh. Di ba? Praise God. Wala silang magagawa kung sasabihin natin tayong pinili ng Diyos. Praise God. Kailan ka pinili ng Diyos? Before the foundation of the world. Hallelujah. See? That is the scripture. Di ba? Bakit naniniwala ka? Sila, hindi sila maniwala. Hallelujah. Eh, wala tayong magawa eh. Yung sabi ko, wala tayong magawa eh. Pinili tayo ng Diyos eh. Kaya nga pala ilang pasalamat natin sa Panginoon eh. Diba? Kaya bansang Israel, wala rin magawa ang Diyos. Sinarhan niya yung mata nila. Kaya sila lumagpas, kaya sila sumobra. Lumaban sila sa Diyos. Diba?
Praise God. Kaya hindi nila mapaniwala ng Panginoong Jesucristo kasi sinaranan ng Diyos ang mata nila. Kaya yung dapat na gawin nila, na, anong dapat nilang gawin? Tanggapin si Jesus, hindi nila tinanggap. Diba? That's iniquity. Kaya hindi nila tinanggap. Praise God. See? Bakit? Sinaran kasi ng Diyos yung mata nila. Praise God. Ano gagawin ng Diyos? Patawarin sila minsan pa. Diba? Ibalik yung biyaya sa kanila at makipag-isa uli siya. Hindi ang Israel ang makikipag-isa. Siya ang makikipag-isa. Praise God. See? Kaya ganyan din sa atin eh. Diba? Kaya sabi ko nga, hindi ka sisisihin ng Diyos kung makasalanan ka, kung sugarol ka, manginginom ka, chain smoker ka, mapakiapid ka. Hindi ka sisisihin ng Diyos. Diba? Praise God, sisisihin ka ng Diyos dahil meron siyang provision. Praise God. See? Iba sa atin, inuulit ko, iba sa atin. Praise God, hindi tayo binulag ng Diyos. Ipinanganak tayong hindi natin alam. Praise God. Nasundan niyo ako, ibang kalagayan natin. Dumating tayo sa mundong ito na makasalanan na hindi natin kagustuhan. Praise God. Kaya ang Diyos naman nag-provide din ng biyaya sa atin na ikaw ay lumapit. Praise God. Pagsasabi mo, siguro hindi ko pa oras. Hallelujah. Tandaan nyo, kailan yung oras na yon? Kapag narinig na ninyo yung tinig ng Diyos. Yun yung oras na yon. Huwag nyo sasabihin, share na share si Pastor Nestor sa akin, hindi ko pa siguro oras. See, naalala ko na Sambales ako eh. Kasama nung tomboy yung teacher eh. Nagsisira akong ganyan eh. Sabi nung tomboy nga sa akin eh. Alam mo naman, Pastor, oras-oras lang yan eh. Diba? Sabi ko, oo, kako, tama ka. Pero kailan yung oras na yun, kako? Gusto mo ba malaman? Sabi niya, oh, Pastor, gusto ko malaman. Sabi niya, sabi mo nga sa akin, binuksan ko yung scripture sa Book of Corinthians. Sabi nga ni Paul, ngayon, diba? Sa kaukulang panahon, ikaw ay aking iniligtas. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Binuksan ko uli ang Hebrew. Ngayon, kapag narinig na ninyo ang tinig ng Diyos, huwag niyong pagmatigasin ang puso ninyo. Kako, kailan daw sisyon? Ngayon. Ngayon. Pagdating bukas, anong araw yon? Ngayon. See? Pag narinig niyo ang tinig ng Diyos, tinatawag ka na ng Diyos. Huwag niyong pagmatigasin ang puso ninyo. Huwag niyong sasabihin oras-oras naman yan eh. Di ba, Pastor, may timing yan? Ngayon yun. Today, sa English. Hallelujah. See? Huwag niyong pagmatigasin ang puso niyo. Ang layo ko lang sinasabi, kung hindi nyo maintindihan, huwag nyo intindihin. Tanggapin nyo lang. Maniwala lang kayo. Huwag nyo baguhin yung sarili nyo. Isuko nyo sa Diyos. Praise God. Don't try anything. Praise God. See? Maniwala lang kayo. Mahabagin ng Diyos. No? Praise God. See? Kaya sabi, bubuksan ng Diyos ang kanilang mata. Sa panahon na yan, kaya sabi nga ni Isaias, who hath heard such a thing? Who hath seen such things? Shall the earth be made to bring forth in one day? Or shall a nation be born again at once? For as soon as Zion travailed, she brought forth her children. Before she travailed, she brought forth. Before her pain came, she was delivered of a man-child. See? Kaya sabi ko, huwag niyong intindihin ng Israel, intindihin ninyo yung sarili ninyo. Marami kasi nag-aambisyon eh.
I-evangelize ang Israel eh. Hindi kailangan ng Israel yan. Hindi kailangan ng Israel ang evangelization. Ang kailangan ng Israel, makita nila yung tanda. Ipakikita yan ang dalawang prophet. Pag nakita nila yung tanda ni Moses sa kani Elijah, doon sila makikinig. The voice of the sign. See? Hallelujah! Kaya sabi, nakarinig na ba kayo ng gayon sa loob lang ng isang araw may imundong ipinanganak? O nakarinig na ba kayo, praise God, na sa loob lang ng isang araw na ang isang nasyon o isang bansa ay maborn again? Itong maganda yung ikalawa eh. Sabi, bago siya maglabor, bago siya maghirap, nakapanganak na kagad. Hallelujah. Bago siya dumanas ng great tribulation, bago niya maramdaman ito, manganganak na agad siya. May panganganak agad siya. Hallelujah. See? Kaya huwag niyo intindihin. No? Lagi yung sinasabi niya, huwag niyo intindihin ng Israel. Kunti na lang. Oh. Tatlo na lang. Pang-apat na to eh. Ha? Praise God. So, tignan nyo, yung tatlong bagay na yan, praise God, transgression, sin, iniquity, tatapusin ang Diyos yan. Patatawarin sila, then makikipag-isa uli ang Diyos, then papasok na itong millennium. Huh? Number four, to bring in everlasting righteousness. That's the fourth thing that He come for. The fourth, what He's come to do? To bring in everlasting righteousness. Make an end of sin, reconciliation, and to bring in everlasting righteousness. When Israel's transgression had come to an end. When Israel's transgression. See, now we're going to, I want you to catch this. Because when we bring that woman and the dragon cast out, you're going to come right back to these same scriptures again. Be sure to put it down. When Israel's transgression has come to an end, Satan, oh, kaya sabi ko nga sa inyo, praise God, these 70 weeks, these sixfold purposes, no? Praise God, makikita ninyo yung eksena doon sa Book of Revelation. Oh, praise God. Kasi kailangan maintindihan nyo yung mga bagay na magaganap sa Israel. O, pag hindi nyo maintindihan yung mga bagay na magaganap sa Israel, o, praise God, para ba kayong nakakita ng babaeng biglang nanganak? Diba? Praise God. See? O, para tayong mga sa denomination na umaasa na biglang magra-rapture, na ganun-ganun lang. Diba? Hindi. May shout, may voice, may trump. O, praise God. Pag bumalik na ang biyaya sa bansang Israel, ano sabi? Magbubukas uli ang Diyos ng fountain of grace and supplication sa bansang Israel. Babalik ang Espiritu sa bansang Israel. Makakakita, didilat yung mata ng 144,000. Makikilala nila yung Kristong ipinako. Makakatanggap sila ng, praise God, bautismo ng Espiritu Santo. Hallelujah. Amen. Praise God. See? Tatapusin na ng Diyos yung kanilang mga pagkakamali. Praise God. I want you to catch this, diba? Because when we are bring that woman and the dragon cast out, you're going to come right back to the same scripture again. Be sure to put it down. When Israel's transgression has come to an end, Satan, who is their accuser and our accuser, Satan will be sealed up in the bottomless pit. When what? When bringing in everlasting righteousness, something that cannot end, all because unrighteousness will be done away with. Huh? Praise God. Hallelujah. Para magkaroon, sabi nga ganun, no? Praise God, ng mahabang panahon ng katwiran, kailangan ikulong si Satanas. Diba? Mahaba yun eh, everlasting. Pag sinabi natin everlasting, mga kapatid, there is a time, but it's a very, very long time. Is 1,000 years of righteousness. Hallelujah. Paano mangyayari yon? Kailangan ikulong si Satanas. Kailan siya ikukulong?
Hallelujah. And I saw an angel come down from heaven, having the key of bottomless pit and a great chain in his hand. And he laid hold of the dragon, that old serpent, which is the devil and Satan, and bound him 1,000 years, and cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, and that he should deceive the nation no more, till the 1,000 years be fulfilled, and after that he must be loosed a little season. See? Praise God. Hallelujah. In order for that everlasting righteousness to reign, to come in, para magkaroon yan, kailangan, sabi, talian ito si Satanas. Kailan mangyayari yan? Sa millennium. Hallelujah. Kaya pagbalik na ng biyaya sa bansang Israel, anong susunod doon? Millennium. Praise God. Nakita lahat yan ni Daniel. All those vision. Praise God. See? Now let's us turn back to Habakkuk the second chapter. Habakkuk the second chapter. And now we're going to see why he sealed up this old serpent and what it was done for and what takes place immediately after he sealed up. I like this. Don't you? It's bring us to a knowledge of something. Habakkuk the second chapter and the 14th verse. I believe it is. I want to read when this takes place. Watch. For the earth shall be filled with the knowledge and the glory of the Lord as the waters cover the sea. Praise God. Sa panahon ng millennium, mga kapatid, praise God, magkakaroon ng trono ang Diyos. Remember that? Magkakaroon tayo ng millennial temple. Praise God. At the same time, makikita ng Diyos, ng tao, ang Diyos ng mukhaan. Sa panahon na yan, kapag hindi ka nagdala ng hain, walang ulan sa lugar mo. Hindi ka aani. Walang hamog. Hindi magpapadala ang Diyos ng ulan. Tagtuyot kayo. Pag matigas ang ulo mo sa panahon na yon, praise God, 100 taon lang ang buhay mo o bilo. Pag namatay ka na 100 taon, batang-bata ka na namatay. Hallelujah. Yan, pag nag-edad ka na 80, matanda-matanda ka na eh. Sa millennium, batang-bata pa yung 100 years old. Kung makakapag-asawa ka pa nga sa panahon na yun, di ba? Praise God. Hallelujah. 500 ka na, nanganganak pa yung misis mong 450 years old. Hallelujah. So, praise God. See? And the knowledge of the Lord shall increase as the waters cover the sea. Oh? Praise God. Sa panahon na yan, hindi mo na kailangan turuan ng tao na kilalanin nila ang Diyos. Hindi mo na kailangan sabihin sa anak mo, anak, maniwala ka sa Diyos. Praise God. Paano hindi ka maniniwala? Diba? Eh, naroon siya sa Jerusalem, nakaupo sa trono. Pag hindi ka manawan naniwala pa sa panahon na yan, anong gagawin sa iyo? Praise God. Kahit sunugig kang buhay eh, kulang pa eh, di ba? Ngayon, pwede natin sabihin eh, Pastor, ang hirap paniwalaan, hindi ko makita eh. Sa panahon na yan. Hallelujah. Tuloy pa natin. Praise God. Oh? Kaya sabi nga niya, oh, as the water covers the sea, the knowledge of the Lord shall increase. Sabi nga ng prophet, oh my, whew. In other words, when the enemy has been put away, the end of sin has come, the bringing in of everlasting righteousness has come, Satan is sealed up in the bottomless pit, and the knowledge of the Lord shall cover the earth as the waters cover the sea. Amen. Glory to God. It's coming, brother. It's coming. Women will be ladies. Oh, yung babae, praise God, magiging ladies sila. And men will be gentlemen. Amen. Diba? Yung babae, mukhang babae. Yung lalaki, mukhang lalaki. Praise God. Hallelujah. Diba? Ulitin ko na naman, kayo mga young people, oh, magdamit kayo ng damit pang lalaki, huwag damit pang babae. Diba? Huwag kayong magpapantalon ng pantalon ng babae. Hallelujah. Baliktad na kasi.
Dati, babae lang pinagsasabihan na, sister, hindi bali magmukha kayong losyang, basta sa mata ng Diyos, kayo ang pinakamaganda. Oh? Ngayon, pati sa lalaki, brother, hindi bali magmukha na kayong losyong, di ba? Magpapasyon-pasyon kayo ng mga naka-jeans kayo, hindi ba kayo nahihiya, di ba? Praise God, kalalaking tao nyo, naka-jeans kayo, damit ng babae yan eh. Di ba? May tupi pa, may garter pa sa ilalim. Oh? Ang tawag ng prophet, skin tight, ang tawag naman, fitted. Hallelujah. Babae, kasuutan ang babae yan. Huwag niyong isusuot yan. Praise God. Di ba? Huwag kayong maghihikaw. Praise God. Pati lalaki nga, naghihikaw eh. Di ba? Hallelujah. Huwag kayong magpo-ponytails. Di ba? Praise God. Huwag kayong maglalagay ng pyramid sa ulo. Ano kasi mga gupit na mga kabataan ngayon ng mga lalaki. Dati babae lang ang pinagsasabihan eh. Oh. Praise God. Pag yung lalaki kasi umarte, nakakahiya eh. Okay lang yung mga babae, pag maarte yung babae. Pero pag yung lalaki maarte, parang nakakahiya eh. Oh. Hallelujah. Kaya mga kabataan ngayon ng mga ano, sobrang arte. Hindi bali magmukha na kayong losyong sa mata ng Diyos. Gentlemen kayo. Diba? Praise God. Huwag na ninyo gayahin yung takmo ng sanlibutan. Hindi bali sabihin na nilang makaluma tayo, wala tayo sa fashion. So be it. Praise God. Saglit lang naman yan eh. Isang araw, malulusaw lahat yan. Pag nalusaw lahat yan, praise God. Hallelujah. Kaya sabi niya, ladies, women will be ladies and men will be gentlemen. Amen. All right, now the millennium then is on. That's when the millennium, when the city is to be built. Fourth, I had brought six more scripture but will hurry. Now when we come back, I'll pick up this other scripture but just get you a general idea. So, praise God. Yung pangkalahatan lang yung pinakikita rito sa atin. Oh, praise God. Everlasting righteousness, ang ibig lang sabihin nun, praise God, tatalian si Satanas para magkaroon ng mahabang pamamahala ng katwiran. Oh, praise God. Sa ngayon, wala tayong magagawa. Oh, kahit, sabi nga nila, kahit patayin niya na ninyo lahat yan, mga masasamang tao, hindi naman namamatay yung espiritu. Diba? Praise God. See? Palipat-lipat lang yan hanggat may tao, hanggat dumadami ang tao, dumadami ang kasamaan. Praise God. See? Wala tayong magawa. Sino may kasalanan yan? Bakit maraming masamang tao? Diba? Sino bang may kasalanan? Ano sabi ng message? Ang may kasalanan yan, yung mga preacher. Hindi gobyerno. Ayaw nila sabihin sa mga tao yung dapat. Praise God! Pagsasabihin lang sana nila yan, ituturo nila ang salita ng Diyos. Matanggap ng mga tao ang pangangaral salita ng Diyos. Mga kapatid, hindi natin problema yan. Kaya sabi ko nga sa inyo eh, di ba? Kahit tayuan tayo rito, tabihan tayo ng mga bar o mga disco house o mga kung ano-ano mga ano dyan, pupunta ka ba? Diba? Kahit tayo tayuan tayo, tabihan na tayo ng tindahan ng loto o kung ano-ano mga sugalan dyan, carrera horse o mga kung ano-ano. Pipila ka ba ron? Isipin nyo kung lahat ng mga tao katulad natin na kulto pero hindi umiinom, hindi naninigarilyo, hindi nagsusugal, hindi nakikiapid, eh malulugi ang mga pabrika ng sigarilyo. Diba? Tapos tatawagin kang kulto. Ako sana lahat ng tao kulto eh. Diba? Kung lahat ng kulto ganito, hindi naninigarilyo, hindi naminom, hindi nagmumura, hindi nakikiapid. Praise God. May negosyo pa ba yung pabrika ng alak? Wala. Diba?
May negosyo po ba yung mga drug pusher? Wala. Problema kasi yan eh. Naintindihan niyo ako? Praise God. Walang believer na addict, yeah? Walang believer na playboy, walang believer na addict, di ba? Walang believer na lasengo o sugar roll. Baka kinukuha niyo yung mga numerong binibigay ko sa inyo, ha? Scriptural naman yun. Hallelujah. Ako patuloy may kasalanan. Praise God. See? Number 5, to seal up the vision and prophecy. The angel came to seal the vision and prophecy. Okay? Yan yung 5. Seal up the vision and prophecy. Now, let's not take that someone said. Now, there's not a scripture to prove that. So how could I take that? Well, let's find out what really is the sealing up. Praise God. Kaya sabi nga ng prophet, huwag natin tanggapin ang sino yung mga taong nagsasalita lang. Di ba? Tignan natin kung ano yung sinasabi talaga ng scripture tungkol dyan. What he come to do that, to seal up the vision and the prophecy. Now, let's just turn right back to the book of Daniel where we was at. Over the book of Daniel, kaya sabi, hanapin din natin to sa mga talata ng Biblia. Ano itong sealing up the vision and prophecy? Over the book of Daniel, we will find out just what it said. Now, let's turn to Daniel, the 12th chapter. Now, as we get to Daniel 12, now, we could begin and read from. When you go home, I want you to read from first verse on. Let's just read from the first verse down to the fourth. Praise God. So, tandaan nyo, that sealing up of the vision of prophecy, that is in the book of Daniel chapter 9. Okay, 9:24. Praise God. Hallelujah. Kaya sabi, ano bang kahulugan nun? Ano bang ibig sabihin nun? Kaya sabi, huwag niyong tatanggapin yung mga paliwanag ng tao. Tingnan natin kung ano sinasabi sa scripture. Tingnan natin kung meron ba yan. Kaya sabi, let's go to Daniel chapter 12. Dito pinakita lahat. Okay? Praise God. Remember, dito pinakita lahat ng Diyos yung vision kay Daniel. Diba? Nakita niya yon simula sa umpisa hanggang sa dulo, hanggang sa opening ng seals. Praise God! Kaya yan ang sinasabi ng message. Nakita ni Daniel nung binuksan yung selyo. Nakita ni John D. Bilabid nung binuksan yung selyo. Nakita ni Brother Branham nung binuksan yung selyo. Praise God! Hallelujah! Nung binuksan ito kay Daniel, hindi niya maintindihan. Nung binuksan kay John, praise God! See, may tinig na kasama. Sabi niya, isusulat ko na sana yung sinabi ng pitong kulog, pero sabi sa akin, huwag mo isulat yung sinabi ng pitong kulog. Isulat mo lang yung nakita mo. Praise God. So, sinulat niya yung vision, hindi yung voice. Praise God. Hallelujah. Sa panahon ni Daniel, nakita niya lang yung vision without the voice. Sa panahon ni John the Beloved, with vision and voice, but sinulat niya lang yung vision. Sa panahon natin, ilantad lahat yun. See? Hallelujah! The vision plus the voice. Praise God! Hallelujah! See? Kaya sabi ng prophet, that is the sealing of the vision and the prophecy. And at that time, Michael shall stand the great prince which will stand for the children of thy people. See, now this is at the end time. Yung sitwasyon na yon na kung saan naroon si Michael para ipaglaban yung mga tao ng Diyos. Sabi nga ng prophet, inilagay niyan. Saan inilagay yan? Praise God. Sa dulo, at the end time. Praise God. See? And there shall be a time of trouble such as never was since the nation ay great tribulation. See? That's when the Antichrist, this first seal rider, goes forth when he takes place. Even until this time, not in the time that when Titus took the walls of Jerusalem. Okay?
nagkaroon ng tribulation na dati sa Israel, okay? Praise God. Kailan yun? Nung pinalibutan ni Israel ang Jerusalem. Diba? For 3 years. Nag-umpisa yan ng 67 AD, natapos yan ng 70 AD. Imagine 3 taon yun. Walang makapasok, walang makalabas, walang pagkain. Praise God. Naroon sila, sumasamba sila sa templo. Diba? Sinong maniniwala na hindi sila i-deliver ng Diyos? They were right in. Praise God. Sabi nga eh, the most holy place nung panahon na yun, yung temple yun eh. Diba? 3 taon yun, walang makapasok, walang makalabas. Eh, ang dami nila ron, anong ginawa nila? Kakain yan. Kaya sabi, kinain na nila lahat ng mga, lahat ng baka, tupa, kambing, hanggang maubos. Praise God, nung naubos yung kinain nila, yung mga damo, nilaga nila, nung maubos, pati yung mga balat-balat ng puno, nung maubos yun, anong kinain nila? Sila-sila na nagkainan. Diba? Ini-schedule na nila yung mga anak-anak nila. Praise God. See, wala lang makain eh. And yet, they are singing, holy, holy, holy unto the Lord. Eh, sabi ng prophets, praise God. Pero araw-araw, kinakain nila, anak nila. See, nung nakita yon nung ni General Titus, na nagkakainan na sila. See, that's cannibalism. Naintindihan nyo? Nung nakita na ng Roman soldier, according to history, praise God. Alam nyo, Roman Empire, medyo may moral yan eh. Kung titingnan nyo yung mga general ng Romans, dyan nag-umpisa yung mga Senate, yung Congress, yung Roman law. Praise God. See? Hallelujah. Nung nakita ni General Titus na nagkakainan na yung mga tao, nadiri rin siya. Nasuklam din siya. Praise God. Kaya inutusan niya yung sundalo niya na kubkubin na yon. Praise God. See? Hallelujah. Ang utos niya, according to history, okay? Ang utos niya sa mga sundalo niya, huwag niyong gagalawin yung templo. Patayin niyo lang yung mga tao ron, pero huwag niyong gagalawin yung templo. But they still, sinira nila yung templo, ninakaw nila yung laman ng templo, sinunog nila yon hanggang natira lang yung west wall. Praise God. Lahat na ginuho nila yon. Praise God. Hallelujah. Up to now, yun lang ang natira. Yung isang pader na yon. Hallelujah. Kapag nagpe-pray yung mga Hudyo, doon sila pumupunta. Sinisiksik nila. Pag may prayer request ka, isisiksik nila yun sa mga bato-batong yon. And according to history, alam nyo, yung wall na yon, lahat ng mga tao may participation nung itinayo yung templong yon. Pero yung bahagi ng pader na yon, praise God, ang ginamit na pera yon ng mga mahihirap, lahat ng pinakamahirap na tao sa Israel. Praise God. Yun lang ang natira. Bakit kaya? Di ba? Yung mga nag-contribute na malalaki, naglagay sila ng mga kung ano-ano sa loob, nadurog lahat. Pero yung mga binigay ng pinakamahirap na tao sa Israel, yun lang ang na-preserve. Hallelujah. Parang nakakatuwa, di ba? Praise God. Kaya pag titignan tayo sa mga denominational, kukumpira tayo sa denominational churches, mga kapatid, I tell you, praise God. See? Upuan pa lang nila, katumbasan ng, upuan pa lang yung, inuupuan pa lang nila, katumbasan ng church natin. Iisipin nyo, maganda na itong ano natin. Mga kapatid, hindi pa tayo. I tell you. But thank you to God, di ba? Pinagpala rin tayo ng Panginoon. Komportable tayo rito. Ngayon, medyo maayos na naman yung ano natin. Buti na lang, nandiyan si Brother Rodel natin. Nagtitimpla-timpla ng kulay natin. Kundi, pag ako nasunod, puro puti. Hindi ako marunong. Sarap sa mata, di ba? Praise God. Gusto ko lang, I'm not offering a fancy church, di ba?
a fancy building. Gusto ko lang. I do believe, tandaan nyo mga kapatid, praise God, God is God of cleanliness. Kaya sabi nila, cleanliness is next to godliness. No? Praise God. Hallelujah. See? So hindi yan, tandaan nyo, kaya nga sabi, hindi nilalagay, huwag nyo ilalagay yung eksena niyan, praise God, na kung saan, when Michael stands, shall stand for the people of God. Oh, hindi yan sa panahon ni Titus. No? Praise God, who took the walls of Jerusalem. Oh, the tribulation na dinanas ang bansang Israel, hindi pa yon. Oh, praise God, dahil hindi bumaba si Michael at ipinaglaban sila. Diba? Nagunaw nga sila eh. Oh, but this time, Michael, Angel Michael, my Archangel Michael shall stand, no? Praise God. See? Hallelujah. Kaya not in the time that when Titus took the walls of Jerusalem, that was only at one place. Watch when this Antichrist, that priest that was to come, watch when he comes. Even to the same time, at that time, thy people shall be delivered. See? This time, Israel will be delivered. Kukupkubin nila ang bansang Israel, magdadanas tayo ng great tribulation, sila, okay? Hindi pala tayo. Di ba? Rapture tayo nun eh. Manunood lang tayo. Hallelujah! Huwag kayong mangarap na makita nyo itong gerang ito. Praise God! Sa panahon na yan, mga kapatid, tandaan nyo, masahol pa ito kung noong kinain nila yung mga anak nila, ewan ko dito. Praise God! Siguro wala ka nang makain, iisa-isahin mo yung daliri mo. Kakainin mo yung sarili mo. Hallelujah! See? Paano mangyayari yun? Tatlong taon at kalahati na hindi ulan. See? Sabi ng iba, pupunta ako sa bundok, mamumundok ako, punta ako ng Bisaya, punta ako ng Mindanao o sa Mount Banao. Mga kapatid, hindi uulan ng tatlong taon at kalahati. See? Lahat ng ilog, lahat ng sapa, matutuyo. Even the river Euphrates will be dried up. Matutuyo yun. Saan tatakbo? Pag akyat mo ng bundok, patay lahat ng puno. Makikita mo mga ibon, nalaglag na, patay na. Hallelujah. Ito lang ang tip ko sa inyo, okay? Pag inabot nyo sa panahon na yun, pag nakakita nyo na matay mga ibon, lutuin nyo kaagad. Pag huwag nyo na itago. Hallelujah. No? Praise God. At least, pag dumating wala na kayong makain, at least atikman na ninyo lahat. Hallelujah. See? Huh? Kaya nga, even to the same time and that time thy people shall be delivered. Everyone that's found written in the book. Hallelujah. Diba? Everyone that's found written in the book. Who is that? That's 144,000. Naintindihan niyo ako? Hallelujah, thy people Israel shall be written in a book. And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake. Resurrection na to. Some to everlasting life and some to shame and everlasting contempt. Praise God. See? Konti na lang. How in the world could have been when Titus took the walls of Jerusalem? How could it have been? No? Kasi tandaan nyo, ibang teaching, seal of the vision and prophecy, oh, praise God, idinidikit nila yung Daniel chapter 12 sa panahon ni General Titus. Sabi nga, hindi tama yon. It could not been. See, he's speaking of the end time at the resurrection. Is that right? Now, and they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn away, that turn many to righteousness as stars forever. Listen, here it is, the real true ceiling. So, ito raw yung sinasabi ng ceiling na to. But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book even to the time of the end. See, so this is the ceiling. Nakita ni Daniel yung vision. Praise God, hindi niya maintindihan. Sabi sa kanya, iselyo mo muna yan hanggang kailan? Hanggang sa huling kapanahunan. Praise God, nakita ni Daniel, praise God, na kung saan pinatawad ng Diyos ang bansang Israel, na kung saan nag-reconcile ang Diyos at ang Israel, na kung saan, praise God,
Nakita niya yung millennium, pero sabi niya, hindi ko maintindihan ito. Sabi sa kanya nung anghel, hallelujah, selyohan mo muna yan. Oh, I mean, sabi nung white, yung taong naka-white linen, di ba? Sabi doon sa anghel, selyohan mo muna yan. Di ba? Then sinelyohan ng anghel yung vision and prophecy. Totoong magaganap yan, pero selyohan mo muna yan. Hanggang kailan? See? Hanggang sa end time. Hallelujah. Hallelujah. See? Pagdating ng end time, kakalagan na yung selyo. Praise the Lord. See? What did he do? To seal up the vision and prophecy, Daniel had prophesied these things. He had saw it in a vision, and the angel came down to seal the vision and to seal the prophecy. They can read it, but cannot understand it until the end time. The end time. What is the end time? The end of the 70th week, when that prince Antichrist will be revealed, in this time, making himself God. How do we know this is sealed up to the time? Daniel just got through. This is the last chapter of Daniel. Praise God. See? The end time message shall reveal it. See? The last church age. Glory. Whew. There you are. Oh my, it shakes me to think of it. The mystery. The things of the church world bats their eyes and says, it's nonsense. Oh, ito yung sinasabi ko sa inyo sa pasimula pa. Oh? Lalagpas lang ito sa kanila. Hindi nila ito maintindihan. Praise God. Bakit ganito naging ugali ng tao ngayon? Di ba? Praise God. Hallelujah. Ano bang ugali, Brother Nestor, na ngayon na hindi noon? Noon, pang naglakad ka ng nakasyort, lalo't babae ka, ikukulong ka sa krame. Panahon ni Marcos yun. Ngayon, pag nakapalda ka, mahabang palda mo, lahat nakasyort, anong gagawin sa'yo? Ikukulong ka. Ikukulong ka nila sa bahay mo till nakakahiya ka. Kaya sinasabi ko, baligtad na ngayon. Ah, intindihan nyo? Praise God. Di ba? Kayong mga young people ngayon, hallelujah. Pag nagsuklay ka ng katulad ni suklay ni pastor, kawawa ka. Kailangan suklay mo, nakaganyan. Amen. Praise God. See? Kakaiba eh. Di ba? Hallelujah. See? Kaya hindi nila maintindihan yun eh. Praise God. Kaya nga minsan sabi nga ni Brother Danny, it's just a common decency. Pero nawala sa tao yan eh. Di ba? Hindi mo kailangan ng revelation dyan eh. Praise God. Just common decency. Ano ba, di ba? Diretso, common sense. Hallelujah. Oh? Praise God. Kaya nga sabi, hindi nila ito maintindihan yung mga nagaganap sa paligid. No? Praise God. Sa kanila is nonsense. No? Pagdating sa mystery of who Jesus Christ was, not a third person, not a second person, not a third person, but the person of God, all these other mysteries of God will be revealed because it's wrote here in this book and he revealed to the end time generation. They can no more see it in seminaries and schools and denomination than the Jews could see Jesus being the Messiah. No wonder they try to think you are crazy. No wonder they think you're foolish.
No wonder they cannot understand why you don't clock up with them. See? Hallelujah. See? Kaya tingin sa atin eh, sinaunang tao-tao tayo, mga makaluma, diba? Wala sa fashion, oh, kawawa, diba? Praise God. See? Mga panatiko, mga siraulo. Hallelujah. Because there's a power and a vision behind it. A word of God that's been revealed to get the church in order for the rapture and the going home. Yes, many shall run to and fro and knowledge shall increase. Certainly. Praise God. Pero this revelation, tandaan nyo, kahit anong aral na gawin mo rito, hindi mo hindi ito makukuha. Praise God. Hallelujah. Now, what is another thing that will be known? Praise God. See, ano yung mga bagay na sinelyuan na sa huling panahon na malalaman natin? Tandaan nyo, mga kapatid, praise God, pag nakikita nyo yung nalalaman na ito, isa lang ibig sabihin nun, nasa end time tayo. Praise God. Sabihin, eh, ibig mo sabihin, Pastor, tapos na? Hindi. Praise God. See, ito yung mga nagaganap sa end time. Praise God. See? Sa end time, the woman will be ladies and men will be gentlemen. Diba? Praise God. Sino yon? Tayo yon. Diba? Praise God. Kaya itong panahon lang na ito, praise God, na madiin ito eh. Diba? Na sinasabi, sister, magpakababae kayo. Brother, magpakalalaki kayo. Sister, wag niyong kopyahin si brother. Brother, wag niyong kopyahin si sister. Naingit ba kayo kung wala kayong hikaw? Diba? Sister, naingit ka ba? Wala kang tato? Lalaki lang nagpapatato noon. Pag may tato ka pa nga noon, criminal ka eh. Ngayon, pag wala kang tato, hindi ka in. Out ka. Hallelujah. Eh, no, pag may tattoo ka, hindi ka makapasok ng trabaho. Ngayon, kailangan may tattoo ka para ka makatrabaho. Hindi yung maintindihan yung panahon natin ngayon. Buti na lang may mensahe, kaya alam natin. Amen? Praise God. Yeah? Alam ni Brother Danilo, yung mga nagtatattoo-tattoo lang na mga may kulay, mga ano yun, mga sailor. Di ba? Kasi wala silang magawa sa barko eh. Sabi mo, 6 na buwan. Oh, eh kung 20 lang sila, 20 araw-araw, isang mukha, kaya tatatuan yan. Paglabas mo, iba na naman. Nag-iiba, iba yung anyo nila. Una, black and white yan. Oh, maya-maya, iba na ng kulay. Kaya yung kulay, very colorful yun. Sila nagpauso noon. Yung mga sailor. Praise God. Diba? Nakita nyo si Popeye? May mga tattoo rito na angkla. Eh, wala eh. Talagang... Hallelujah. Hindi mo na kailangan magdamit eh. Puro tattoo na eh. Hindi mo malaman kung alin yung katawan niya ron, alin yung tattoo eh. Ang dami ng tattoo. Praise God. Babae yun ha? Hindi lalaki. See? Makikita nyo yung mga bagay na yan. Pag nakikita nyo yan, praise God. Pastor, kailan yung women naging ladies? Ngayon yun. Di ba? Look at our sister. Hallelujah. And the men become gentlemen. Di ba? Praise God. Saka makakita ng mga ganyang kalalakihan ngayon. Praise God. Kaya pag lumabas tayo dito, kala nila eh, no? Bumalik sila sa ano eh. Sa nakaraan. Sige mo, mga anak, ang mahaba ng palda yung nanay, sa kaya na pang nagtabi, hindi mo malaman tuloy kung sino yung anak, kung sino yung nanay. Hallelujah. Diba? Praise God. But we are happy, diba? We're glad. Praise God. See? Eh, ngayon talaga, ibang-iba na eh, talagang, hallelujah. Oh.
Yung lola eh. Sometimes too awkward, di ba? Makikita mo yung lola naka-short. Ha? Sangkatermang makeup. Naka-lipstick pa. May higaw pa. Halos hindi na nga kaya ng tenga dahil wala na kang muscle. Puro balat na lang. Kaya lang-lang. Sabi. Ayol. Nako. Ha? In that day, di ba? In that day, there will be an Antichrist rise. Now remember, when we get to the seals, that Antichrist rides right out over those seals. Daniel spoke of it there. Here. The priest that will come, he will be cut off. Jesus would to make reconciliation for the people. But that prince that will stand up, that will cause the abomination to make desolation, that was Rome through Titus. At this time, it's a prince coming out of Rome that will do it. And he will be revealed in the last day. Oh, alam na natin to, di ba? It will be revealed in the last day. Praise God! See, sino raw yan? Yan yung Papa sa Roma. Hallelujah. Hindi naman nila re-review nito eh. Now listen, making himself God. Di ba? As the Holy Ghost warned us in 2 Thessalonians 2, let just go to it, 2 Thessalonians, and then you will have not my word, but God's word. 2 Thessalonians, the 2nd chapter and the 12th verse. No? Praise God. Pag nangangaral ang prophet, mga kapatid, remember, this is a prophetic message. May binibigay siyang eksena. Diba? Sabi niya, mag-united itong Catholic at saka itong Protestant sa ecumenical movement. Pero bago mag-unite dyan, sabi niya, they will pull on the money. Hahatake nila ito, magkakaroon ng money crisis. Praise God. Kaya pag nakikita nyo yung hindi na maintindihan ng tao kung anong pera ang gagamitin, kung dollar, peso, pounds, o ano pa man, euro, ano ibig sabihin nun? May nagaganap sa likuran nun. Binibigyan na tayo ng prophet ng baga clue eh. Diba? Praise God. Naalala nyo yung nakalagay mga kabataan, natutuwa ako pag nagano sila eh, narito sa ulo, diba? Sabihin, praise God. See? Praise God. Nakasulat ito, baterya ng cellphone. Diba? Tapos sabi, bigyan mo ng clue. Hindi ka magsasalita, puro action lang. Gulay ba yan? Hindi. Isda, hindi. May buhay ba? Wala. Yeah? Oh. Praise God. Hallelujah. Ganun ang ginagawa sa atin. Naintindihan nyo ko, may clue yun eh. Praise God. Binibigyan tayo ng clue. Kailan magaganap ito? Di ba? Sabi niya, praise God, bago mag-unite ito, they will destroy the money system. Praise God! Kaya pag nakikita nyo may nagaganap dito, something like the money system, na inuuga-uga ito, hallelujah! Watch out! Ano yun? May nagaganap na, hallelujah! Camouflage lang ito eh! Nasundan nyo ako? Praise God! Hindi yun lang talaga! Huwag yun lang titignan nyo! Tignan nyo yung talagang major na nagaganap! Hallelujah! See? Ganun magbigay ang message. Praise God. Hallelujah. Now, 2 Thessalonians. No? For the mystery of the iniquity that's already worked. This is Paul speaking by the Holy Ghost. Only he whom not now will let until he be taken out of the way. Who's he? Here, does anybody know? The Holy Ghost. He that let it. No? Praise God. So this is Thessalonians. No? Praise God, the mystery of the Antichrist. Di ba? Sabi, hindi yan, hindi siya malantad ng maigi. Bakit? Dahil meron pang Holy Ghost na pumipigil. Pag inalis na ito, praise God, hallelujah, magagawa na ng Antichrist lahat ng gusto niyang gawin. Sa ngayon, hindi siya makakilos-kilos. Praise God. See? And when shall that wicked one be revealed? When? Just at the time the Holy Ghost is being taken out, which is fixing to leave right now, what's he's living for? Taking the church with him?
Oh, kailan mo wala yung Holy Ghost? Pag na-rapture yung church. Bakit? Nasaan ang Holy Ghost? Nasa bride. Nasundan niyo ako? Pag na-rapture ang bride, wala nang Holy Ghost. Ano mangyayari? Then the Antichrist will be revealed. Paul speaking under the inspiration. Whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth and shall destroy with the brightness of his coming. The wicked one, of course, even him whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders. We are the greatest church. We have this. All of you consolidate together. See, we are the greatest. Lying wonders. See? So ganyan ang gagawin niyan. Praise God. Be prepared. Remember, this message is trying to tell us, be prepared. Praise God. Huwag niyo sasabihin, pag naganap ito, Pastor, bakit parang hindi sinabi ng mensahe? Anong hindi sinabi? Sinabi na nga lahat eh. Matigas na ang ulo niyo eh. Praise God. Hallelujah. Nakikiayon pa kayo sa passion eh. Di ba? Hallelujah. Kalimutan na ninyo yan. Oh? Praise God. See? Now, and with all of unrighteousness in them that perish because they receive not of the love of the truth that they might be saved, and for this cause God has sent them strong delusion that they should believe a lie. Should believe a lie. Imagine, pag binigyan ka lang Diyos ng strong delusion, maniniwala ka, paniniwala mo ang kasinungalingan. And that they might be dumb who believe not the truth but has pleasure in unrighteousness. Do you get it? Oh my, now Paul is speaking. The time when the seal of God is being made known. His spirit, His name, His grace. No? Praise God. Kaya sabi niya, paano mo malalaman na, praise God, inilalantad na ng Diyos yung kanyang, yung seal yung yan. Praise God. Pag nagsisimula ng i-reveal ng Diyos yung pangalan niya, nagsisimula ng i-reveal ng Diyos yung kanyang espiritu, nakikita na ninyo yung biyaya niya, all these other great mysteries that going forth now, plans for His church to go in the rapture, the outpouring of the Holy Ghost has done this, that's what He done in the last days. Ito yung gagawin niya sa last days. Kailangan alam niyo kung anong ginagawa ng Diyos sa huling panahon. Praise God. Inilalantad niya yung pangalan niya, kaya nga, di ba? Praise God. Pagdating sa right baptism, magulong-magulo yan. Hallelujah. See? Pero inilalantad niya na yan. Hallelujah. And so on, no? Pati biyaya niya pala, di ba? Now, let's see. Ito na huli. Now, let's see. Have we got time for this one? Last one, the sixth. Anoint the Most High. Okay? Praise God. This is doctrinal. Hallelujah. Okay? This is for this church, for the message follower. Okay? Praise God. Hallelujah. Hindi ito maipaliliwanag, mga kapatid, kung walang mensahe. Gagawa tayo ng sarili nating istorya. Huh? Pero makikita nyo, the message, the scripture, plus history, nagdidikit-dikit siya, di ba? Praise God. Hallelujah. Alam nyo kung mensahe lang ito, tapos hindi natin ma-adaptil sa scripture, what's the use? Walang kwenta ito. Talagang kulto tayo. Di ba? Praise God. Hindi eh. May sinasabi ang prophet, nakikita natin sa scripture, nakikita natin sa history. Praise God. All prophecy, tandaan nyo, lahat ng propesya may kaugnayan sa kasaysayan, sa history. Okay? Praise God. But some of these things will happen in the future. Kung paano ito magaganap sa hinaharap, sinasalita rin ito. Praise God, ang mensahe. No? Ngayon, sabi nga, yung ika-anim, yung huli, anoint the Most High. Oh my, here's the one. The last thing he was to do was to what? Now, let's just go back over in Daniel. Find out what all he's to do right here. 70 of weeks. What's to be accomplished in this time? All right. Are determined upon thy people and thy holy city to finish transgression. Transgression of the people, to make an end of sin for the people, to make reconciliation for their iniquity, and to bring in everlasting righteousness for the Jews, and to seal the vision and prophecy to the time of the end, and to anoint the Most Holy. That's the sixfold reason of His coming. Now,
See? Now, to anoint the most holy. Oh, ngayon, ano raw itong to anoint the most holy? Oh? Now, this may be a little bit strange for just a minute to many of you teachers. But I just hold it just for a minute. Let's see how it comes out. Okay? Praise God. Sinasalita niya ito kasi iba yung pananaw ng tao. Iba yung itinuturo nila. Oh? Sabi mukhang, oh, talagang, oh, mukhang sa, babangga ito. Oh, yung lang niya sabihin. Praise God. Pero sabi niya, relax lang kayo. I will show you the scripture. No? This is the anointing, not of a man. Jesus is already anointed. Is that right? The book of Acts said that God anointed Jesus with the Holy Ghost. And he went around doing good and healing the sick and so forth. Jesus is already. He is Messiah. And Messiah means the anointed one. Is that right? Kasi ang pagkaunawa ng iba, to anoint the most holy, ito ay si Jesus Christ. Okay? Yan yung mga teaching. Praise God. Pero sabi niya, hindi yan pwedeng si Jesus. Kasi anointed siya. He is the anointed. Siya mismo yung pinahiran. Praise God. Hallelujah. So, out na yun. So, hindi na natin pwedeng tingnan yon. But here, at the end time, he's to anoint the most holy. Praise God. Now, what is the most holy? To my way of seeing it, which I believe I can prove it by the scripture, is to anoint the most holy, which will be the tabernacle that will be used during the millennium. Ito raw yung tabernakulo na gagamitin sa millennium. Hindi sa Great Tribulation. Sa millennium. Okay, may tabernakulong gagamitin ng Diyos sa millennium. Now listen and see why I get it. Describe in Ezekiel, the 4th chapter, the 43rd chapter, 1st and 6th verse. Let's go back to Ezekiel and find out how his pictures in the millennium. How they will anoint the Ezekiel 43. And let's just read a little bit here now and see what he's going to do in this millennium. Anointing, Ezekiel 43. All right. And now let's begin with the first to the sixth verse. You can read the whole thing after you get home, of course. You that's putting it down, Ezekiel 43. Okay? Now we have this book of Daniel, okay? Praise God. Hallelujah. Kung sino yung walang kopya, I think I have, then you can borrow it, okay? But return it. Solid nyo lang. Yung hindi pa nababasa yung 70 week of Daniel. Praise God. Hallelujah. See? Now watch. Sabi niya, itong description ng Ezekiel 43, now what's description of the temple that is to be built in the millennium, to be built, okay? Future tense ito. To be built in the millennium. Itatayo ito sa millennium. Now, any reader that knows that from Ezekiel the 40th chapter until about the 44th chapter is nothing in the world but the millennium temple being erected on earth. Anyone knows that? See? When the glory of the Lord fills it and so forth like that. Now, we're going to just describe the temple in the 43rd chapter and the first to the sixth verse. Okay? Praise God. See? Meron kasing kaisipan, inuulit ko, na itatayo ang templo, ang third temple, sa Great Tribulation. O bago mag-Great Tribulation, praise God. Pero tandaan nyo, hindi ganun ang pananaw natin. Ang pananaw natin, itatayo ang Millennial Temple sa Millennium. Kaya tinawag nga yung Millennial Temple na kung saan ay mananahan doon ng Diyos, magkakaroon muli siya ng headquarters. Praise God. Hallelujah. Magkakaroon siya ng templo. Praise God. See? So sabi nga,
Ezekiel 43, verse 1, "After he brought me to the gate, even the gate that looked towards the east, and behold, the glory of God," verse 2, "God of Israel came from the way of the east, and the voice was like that voice of many waters, and the earth shined with the glory. And it was according to the appearance of the vision which I saw, then according to the vision that I saw when I came to destroy the city, and the vision was like unto the vision that I saw by the river Chivar, and I fell upon my face. And the glory of the Lord came into the house by the way of the gate whose prospects is towards the east. So the Spirit took me up and brought me into the inner court, and behold, the glory of the Lord filled the house. And I heard him speak unto me out of the house, and the man stood by me." Oh, ito yung vision ni Ezekiel. Praise God. This is a millennial temple. Hindi ito yung templo na tinayo ni Moses. Dinurog yun, nawala na yun. Praise God. See? Hallelujah. So, this temple na nakita ni Ezekiel, kaiba ito. Bakit? Oh, kung babasahin niyo yan, 43, 44, 45, yung description ng templong yan, praise God. Hallelujah. Yung tabernakulo na ginawa ni Moses sa ilang, di ba? Pag pumasok ka, papasok yan sa east, papuntang west. North, east, south, west. Okay? Ang Diyos lagi sa east pumapasok. No? Nung tinayo yan, ni Solomon, yung templo, praise God, ang Diyos from east, pupuntang west. No? Yung nakikita ni Ezekiel, yung description niyan, papasok ka ng east, pwede kang dumaan ng north, pwede kang lumabas ng west, pwede kang pumasok sa west, lalabas ka ng north. See? Iba yung description ng templong ito. Oh, tignan pa natin. Praise God. Kung ano sinasabi ng prophet, di ba? Anointing the temple for the millennial reign. Now note in Leviticus, now watch how it was dedicated in Leviticus. Oh, now if we go back to Leviticus, we find out that Moses anointed the temple, yung tabernacle sa ilang. Inanoint ni Moses yun. Oh, let's just go back while we're at it. We've got that much time. And let's go back to Leviticus and find out when Moses anointed the temple. Leviticus, the 8th chapter. Now, the 8th chapter of Leviticus, I've got marked down here the 10th verse. Note, Leviticus 8 and 10. Let's see. "And Moses took the anointing oil and poured anointing oil and anointed the tabernacle and all that was therein and sanctified them. And sprinkled thereof upon the altar 7 times, anointed the altar and all the vessels, both the laver and his foot, to sanctify them. And he poured anointing oil upon Aaron's head and anointed him to sanctify him." Moses in the wilderness sanctifying or anointing the tabernacle of worship for the children of Israel when they were in their journey. It was anointed. Oh, so makita nyo, sabi ginamit yung salitang anointed. Inanoint ni Moses yung tabernakulo. Oh, kasi ang kaisipan nila, anointing the most holy, they are thinking about Christ, the anointed ones. He is the anointed ones. Hindi na siya pwedeng i-anoint. Praise God. Dumating nga siyang may anointing eh. Paano pa i-anoint? Pero sabi niya, tingnan mo itong tabernakulo na tinayo ni Moses. Inanoint ito. It was anointed. Praise God. Hallelujah. Ikalawa. Now in 2 Chronicles, praise God. See? Turn over and we'll see the dedication that when the Holy Spirit took his seats at the tabernacle and watch what taken place now. In 2 Chronicles, the 5th chapter, let's begin at the 13 verses. 2 Chronicles, the 5th chapter, and begin at the 13 verse. "And it came to pass as the trumpets and the singers were to make one sound to be heard, the praising and the thanksgiving of the Lord. And when they lifted up their voices with the trumpet and the cymbals, instruments of music, and praising the Lord and singing, for he is good and his mercy endureth forever,
That then the house was filled with the cloud, even the house of the Lord. So that the priest stood, and the priest could not stand to minister by reasons of the cloud, for the glory of the Lord had filled the house of God. God came into the sanctuary that was to be anointed, and was given over to him for the people to come to worship. Oh, so gumawa ang tao ng templo, ibinigay nila ito sa Diyos, inanoint ito ng Diyos. So to anoint not thy holy place, but to anoint the most holy place. Oh, and we notice that New Jerusalem is the most holy place. Sa millennium, praise God. Hallelujah. Sa eternity, tandaan nyo, bababa itong New Jerusalem. Praise God. Okay? Meron na naman tayong two compound meaning. Alam natin this New Jerusalem also pointing to the bride. Sa atin. Praise God. Say, but remember, we are already anointed. Hallelujah. See, the bride is already anointed. Inanoint na tayo ng Diyos. Nasa atin ang Espiritu Santo. Praise God. See? Hallelujah. Now, the most holy place sa panahon ng millennium, none other than the temple, the tabernacle of God. Oh, and the anointing will be upon the New Jerusalem that descends from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. The anointing will be upon them. Okay, now, praise God. Ito sinasabi ko nga eh. Oh, this is a, ito may konting problema, di ba? Praise God. Hallelujah. Kasi sabi nga nila, oh, ngayon Israel is preparing to build the third temple. Okay? But remember, ang sabi ng Diyos, unless the Lord build the house, unless the Lord keep the house, those who build, praise God. So merong templo, merong bahay, merong tabernakulo, ang gagawa ay Diyos. Ang unang tabernakulo na tinahanan ng Diyos, ang gumawa nun sino? Diba? Si Moses. Ikalawa, ang anak ni David. Sino yon? Si Solomon. Praise God. Ikatlo, hallelujah. Diba? Sabi nga ng Panginoong Jesus, destroy this temple in the third day. In the third day, I will build it again. In 3 days. Diba? Sa loob ng 3 araw, itatayo ko muling yun. Naunawaan nila, yun yung katawan ni Jesus. Okay? Praise God. Hallelujah. Sabi niya, and upon this rock, upon this foundation, I will build my church. Oh? So nagpasimula ang Panginoon magtayo muli ng kanyang tabernakulo. Hallelujah. Ito yung mystical body of Christ. Tayo yun. Okay? Praise God. Hallelujah. But in the millennium, merong headquarters sa Diyos. Hallelujah. Oh? Praise God. See? And I John saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God. Oh, so yung tabernakulo ng Diyos, hallelujah, oh, it will be with men. Praise God. Sa panahon na yan, and when Zerubbabel dedicated the temple after it was rebuilt, it was not anointed again. Remember, ginibayan ni Nebuchadnezzar, di ba? Tinayo uli yan sa panahon nila Ezra, ni Nehemiah. Dinedicate yan ni Zerubbabel. Dinedicate yan, but never anointed again because it was already been anointed. Nirebuilt lang yan. And been torn down, and it was just instructed again. The destruction had come to it. It had been instructed again and put up, so there was no anointing of it anymore. Praise God. See? Nirebuild lang nila yan. Niremodel lang nila. Kaya sabi, hindi na tumuling inanoint. Hallelujah. Itong ikatlong templong ito, praise God. See? Manggagaling ito sa Diyos. When it was one time anointed that carried on through and it goes on till this
very time. But when God sets up the millennium tabernacle, He will anoint the most holy, not thy holy, but the most holy, yung lugar na yon, yun ang pinakabanal. Hindi yung banal niya. Oh? Sinong banal niya? Ang Panginoong Jesus. Pero ang pinakabanal na lugar, hallelujah, yun yung templong pananahanan niya. Oh, sa millennium. Ang tawag millennial tabernacle. Di ba? Praise God. See? Hallelujah. Kunti na lang. Di ba? Jeremiah 3:12-18 inclusive. Let's read it over in Jeremiah, the 18th chapter, I believe. Yan, no? 12th chapter, pardon me. 12th chapter of Jeremiah. Let's begin with Jeremiah 3. Pardon me. Jeremiah 3, I have written down here where, while studying, the Holy Spirit moving me just from place to place, I just jotted this down and the best I could. Jeremiah 3 and then 12-18 exclusive. Let's read. Go and proclaim these words toward the north and say, return thou backslidden Israel, said the Lord. And I will not cause my anger to fall upon you, for I am merciful, said the Lord, and will not keep anger forever. Only acknowledge thine iniquity, that thou hast transgressed against the Lord thy God, and hast scattered thy ways to the stranger upon every green tree. That's when they have done from east, west, every nation, see? And ye have not obeyed my voice, said the Lord. No? So itong Jeremiah chapter 3, ito'y patungkol sa Israel, sa pagbabalik muli ng Israel nung siya'y ikalat ng Diyos. Praise God. See? Hallelujah. No? Tandaan nyo, sa panahon ng Jeremiah, tinapon sila sa Babylon. Pero yung pangungusap ng Jeremiah ngayon, yun ay para sa end time. Oh? Turn, O backslidden children, said the Lord, for I am married unto you. Their eyes were blinded because I give the Gentiles a chance, but you return, for I am married unto you. And I will take you one of a city and two of a family. Oh, ito yung sinasabi nga, not all that calls themselves Jews will go in, but that elected group, 144,000, will go in. That little Benjamin that come up down there before Joseph, that group from out of every nation, one out of a city and one out of a family. And I will bring you to Zion. I will give you a pastor according to thine hearts. Oh, praise God. Hallelujah. Dalawa na lang. Which shall feed you with knowledge and understanding. Oh, praise God. Jeremiah chapter 3, Ezekiel 43, pinagduduktong-duktong ng prophet yun. Oh, just to show us kung ano yung the holy place. Praise God. Hallelujah. So may scatter ang bansang Israel, ibabalik ito. Sabi nga ng Panginoon sa bansang Israel, hindi ka makakawala sa akin kasi kasal ako sa iyo. See? Hindi pwedeng humiwalay ang babae. Praise God. Lalaki lang ang pwedeng humiwalay. Hindi pwedeng i-divorce ng babae ang lalaki. Lalaki ang pwedeng mag-divorce. Praise God. See? Hallelujah. Oh, kaya kahit anong gawin ng Israel, sabi ng Diyos sa kanya, akin ka. You are married to me. Hallelujah. See? Praise God. Alam niyo pag nagsasalita ang Diyos sa scripture, okay? Hallelujah. Sabihin niyo naman yun, maraming asawa ang Diyos eh. Diba? Asawa niya na yung Gentiles, asawa niya pa yung Israel. He was trying to, pinakikita niya lang yung relasyon. Okay? Praise God. Yung relasyon na ibinibigay sa atin ng Diyos, di ba, ilang beses na natin natalakay, it is not about the relationship of Lord and servant. Ang ino-offer niyang relasyon sa atin, husband and wife. Okay? Praise God. Hindi ito bilang ama at anak. Hindi yan yung relasyon na ino-offer sa atin ng Diyos. He is our Father and we are His Son. Praise God. He is our Lord and we are His servant. No. Ang ino-offer niya sa atin, husband and wife relationship. Praise God. Hallelujah. See? So, ganun din ang relasyon niya sa Israel. Sabi niya, you are married to me. I'm married to you. Isa lang gusto sabihin ng Diyos sa kanila, hindi ko kayo iwalayan till death do us part. Mamamatay ba ang Diyos?
Hindi. Kung hindi mamatay ang Diyos, wala. Hindi ka makahiwalay. Di ba? Kaya ganyan din sa mga young people, yan ang sinasabi ko, bago kayo mag-asawa, make sure you pray. Or else, till death do us part. Sa uli ng pagsisisi. Yeah? Praise God. The best thing. Yan ang pinakamasarap na nagaganap sa buhay ng tao. Yung makasal. Praise God. Hallelujah. But after that, it's too late. Hallelujah. Praise God. Wala lang hiwalayan yan. We don't believe in divorce. Okay? Praise God. Kaya dito sa mensahe, sabi ko nga, that is one thing na pumapasok din sa loob ng mensahe ngayon. Natututong maghiwalay. Hindi mo pwede nang hiwalayan si brother o si sister. Kahit na ano pang hirap, di ba? Hallelujah. Kailangan magtiis ka. Hanggang kailan? Hanggang mamatay. Praise God. Hallelujah. And it shall come to pass when you multiplied and increased in the land in those days, said the Lord. Tandaan nyo, praise God. See? Pagkatapos ng tribulation, andyan dyan na. Diba? Nakakuha na yung elect. Praise God. Dadami sila. Sabi ng Panginoon, sa panahon niyan, when God anoint the most holy, they shall say no more, the ark of the covenant of the Lord. Neither shall come in mind, neither shall they remember it, neither shall they visit it, neither shall be done, shall it be done anymore. At that time they shall call Jerusalem the throne of God, the most holy, as his builder, see, and all the nations shall gather, hallelujah, unto it, and the name of the Lord, to Jerusalem. Neither shall they walk anymore after their own imagination in the evil in their heart. Okay, praise God. Gusto ko i-point out ito sa inyo. Diba? Ito yung lang sinasabi. Pagdating ng millennium, wala nang sacrifice for the sin. Wala nang mercy seat eh. Diba? Kaya sa panahon na yan, makikita nyo ang Diyos ng mukhaan. Nasaan siya? Sabi niya, sa Jerusalem. Saan siya titira ron? Sa Jollibee? Diba? May templo ron. Sino magtatayo? Sino magtatayo ng templo ng Diyos? Diba? Tao pa ba? Hindi na. Diyos na yan. Kaya huwag niyong intindihin yung third temple. Hindi titira ang Diyos sa mga kamay na ginawa ng tao. Sabi niya, ang langit ang aking luklukan, ang mundong ang tungtungan ng paa ko. Anong templo ang itatayo niyo? Diba? Anong sabi niya? Ibababa niya yung templo. Ibababa niya yung New Jerusalem. Praise God. Hallelujah. Diba? Hallelujah. Alam niyo yung gagawin? Diba? Hahabulin ng dragon yung babae ng mga anak. At mga anak yung babae yun, a man child. Diba? Kaya sabi sa kagalina sa Isaiah, praise God. Nakakita na ba kayo na sa loob ng isang araw, isang bansa ang ipinanganak na bago siya mag-labor, na nanganak na siya ng isang man-child? Then pagdating nyo sa Revelation chapter 12, di ba? May babaeng nanganak ng man-child, hinahabol ng dragon yun, bubukas yung lupa, ano sabi ng prophet? Praise God. Ang tingin nila bumubukas yung lupa, but no, merong umaalsa. May aalsa dyan. Kaya mayayanig ng maigi ang lupa, aalsa yung syudad na yan. Gaano kataas yan? 1,200 miles. Hallelujah. Lagpas na yan sa stratosphere ng earth. Naintindihan nyo ako? Lagpas yan sa atmosphere ng earth. Ano ibig sabihin nun? Walang hangin doon.
Pero kahit walang hangin, mamamatay ka ba? Hindi ka nga namamatay. Eternal ka eh. Praise God. Kailangan mo kumain para mabuhay sa panahon na yon. Kaya hindi mo kailangan magtrabaho eh. Kasi hindi mo kailangan kumain eh. Diba? Ngayon kailangan natin magtrabaho. Bakit? Ang tamad, hindi pinakakain. Praise God. Aangat yan. Oh? Hallelujah. Lord willing. Oh? I-animate natin minsan yan. Nakakatuwa na rin itong computer eh. Para makita nyo kung paano lalabas yung... Oh? Nagkiklib yan. Sabi nga nila, nagkiklib. Di ba? Praise God. Sabi nila, anong bundok yon na pagbabalikan ng Panginoon? Mount Zion ba yon? Praise God. See? Ang sabi ng mga geologists, nabibiyak yon, naghihiwalay. Ang sabi ng message, hindi, may lalabas. May lalabas na bundok dyan. Pagkataas-taas niyan, 1,200 miles. It's like a mountain. Kaya nga sabi ng scripture, in the mountains of the Lord. Ano sabi ng prophet? That's pyramid. Hallelujah. At doon sa ibabaw nung nandun yung templo ng Diyos. Paano mo itatayo yun? Pagkatapos, wala nang arka. Bakit wala nang arka? Wala nang mercy seat. Diba? Ano sabi? They shall say no more. The Ark of the Covenant of the Lord. Ano yung Ark of the Covenant of the Lord? That's a mercy seat. Hindi na kailangan yon. Hallelujah. Mga young people natin, okay? Nire-record lang natin to. Sa susunod, kakailanganin nyo to. Praise God. See? And all the nation gather unto it in the name of the Lord to Jerusalem, neither shall they walk anymore after their own imaginations in the evil of their heart. Pag gumawa ka ng kasalanan sa panahon na yon, tandaan nyo to, wala si Satanas doon. Pag gumawa ka ng kasalanan, ikaw na may kasalanan. Hindi na si Satanas. Walang mercy. He will rule with rod of iron. Praise God. Hallelujah. See? That's when the city will be anointed. That's when the new Jerusalem will be anointed in the millennium. And all the nations of the city over in Revelation, the 22nd chapter, it said the gate shall not be closed by night, cause there will be no night there. And all the kings of the earth shall bring their honor and glory into this city. Its walls will be jasper, sardis stone, 12 man of stone, 12 gates shall be one solid pair in each gate. Hallelujah. So, salamat sa biyaya ng Diyos. Tayong lahat ay tumayo. Amen. Umawi tayo sa Panginoon. We'll sing and shout. Hallelujah. Kalimutan ko yung title. A Harp, a Thousand Strings. Upon this journey. Upon this journey, here below. Homecoming week. Amen. Praise God. Lord willing, next week, Thanksgiving Day natin. Marami tayong bisita. Kapatiran natin sa Mindanao, sa Visayas. Kaya din dito sa Luzon. So, we have our whole day service. Iniisip ko nga kung magbe-break pa sa oras na yun eh. Kasi marami naman tao. No? But anyway,
Oh, sama nyo lang sa prayer. Oh, Brother George Quinn ng Ireland. Natutuwa siya na laging pumunta rito sa atin. Pag-isano eh, body-body naman kami noon. Sabi niya sa akin, ganito. Ako, pumunta ka lang. Hindi ako mahilig kasi hindi ako marunong mag-imbita. Yun lang. Oh. Kaya naalala ko nga yung mga taga-Olongga po, Sister Nimpa. Sabi niya, Pastor, sabihin mo lang, pumunta kami rito. Kahit anong mangyari, pupunta kami. Ako, kahit hindi ko sabihin, pumunta na lang kayo. Oh. Kasi mahina talaga ako pagdating sa mga imbitasyon. Praise God. Hallelujah. So, sama natin sa prayer. Oh, salamat din sa effort ng mga bawat isa sa atin. Praise God. Lalo na yung ladies natin. Yeah? Hallelujah. Oh, malaki yung participation din ng ladies kaya hindi ng mga young people. Oh, mga brother natin. Brother Manny, Brother Tony. Sabi ka, Brother Tony, relax ka lang, Brad. Yeah? Praise God. Nakakahinga ka pa ba? Ako. Pag medyo nahihirapan ka na huminga, tigil mo na. Oh, sa biyaya naman ng Panginoon na pinagpala tayo. Amen. Oh, so, sama nyo rin ako sa prayer. March 8, patungo ako ng New Zealand. Meron po silang family camp doon. At it's an honor na maimbitahan tayo ron at yung buong family camp nila. Sabi niya, tayo magsasalita. At salamat din sa prayer nyo. At I can say na God restore my health. At sama-sama lang lagi tayo. Kung hindi man ako nakapag-report sa inyo ngayon, siguro sa mother time, i-report ko sa inyo yung nangyayari. Praise God. Kasi na alam ko medyo matagal itong subject na to. Pero masarap naman makinig eh, di ba? Ano naman, kaya praise God, yung mga young people natin, pagtiisan nyo lang ako. Diba? Kung hindi natin maintindihan ngayon, ano itong sinasabi ni Pastor Nestor, isang araw, naniniwala ako gagamitin nyo ito. Kakailanganin nyo ito isang araw. Kung magtagal man ang Panginoon, reviewin nyo lang. I'm trying to do it fast. Dahil sabi ko nga, umiiksi na lang yung oras namin. Two more years, senior na rin ako. Marami na, magkakaroon na tayo ng maraming discount. Brother Tony, ha? Brother Manny. Sa ngayon, medyo nangingilag pa sila. Pero minsan, pinapipilan na rin ako sa senior. Ayaw ko man tanggapin. Totoo talaga. Bibigyan na lang nila ako, sabi sa akin, Sir, senior, itong discount mo. Ako hindi pa ako senior. Hallelujah. Kaya kahit anong gawin natin yan lang ang nangyayari. Pero hindi baling tumanda tayo, di ba? Hallelujah. May nagawa naman tayo kahit papano nagagamit ng Diyos yung buhay natin para sa Kanya. Amen? Praise God.